Ayan, so magandang hapon po sa lahat. And nag-live tayo ngayong Saturday ba ngayon? Yeah, it's Saturday. So sana po okay po kayo. Sana po ay okay ang lahat. Yan. So bago tayo mag-start, syempre karat muna natin to guys, no? Tagal na naman ako sa pagla-live. Hindi ko alam bakit. Tagal yung magsimula. Gusto po ang Holy Week natin. Gusto ang ating mga bakasyon. Especially yung mga nagbakasyon dyan, pumunta pa ng probinsya, no? Sana ay huwag na po kayong bumalik. Peaceful na dito sa Cebu. Maglalabas ako, sobrang tahimik. Maglalabas ako katulad kahapon. Lumabas ako ng bahay, actually mga 2 yata, 2 p.m. Sobrang ng kalsada. Well, aside sa yung nag-procession na marami na eh, medyo traffic na eh. Pero nung wala pa, sobrang ang luwag ng kalsada. Eh, nakakatuwa. Tignan yung kalsada na ganun, no? Parang pandemic times, no? Sobrang luwag. Sobrang okunti ng mga sasakyan. Sana araw-araw ganun. hindi pinabalik yung mga tao, eh, no? Pwede ba yun? Parang hirap nun, ha? Hindi natin pabalikin yung mga tao. Hirap nun, guys. Teka, ha? Muna tayo dito. Share muna tayo sa ating community. Anyway, dapat ang title ko eh Mega Mega Love Shoutout, sir. Mega Mega Love Shoutout din sa'yo. Blissful Mitch TV, thank you so much for coming here. Dapat ang title natin eh medyo related sa topic, no? Since Sabado de Gloria, tama ba? No, correct me if I'm wrong. Pero parang yun yata yung ano ngayon, Saturday, no? And bukas yata ang linggo ng pagkabuhay. Ayan. So sana nasulit natin ang ating mga Holy Week. Sa mga nagnilay-nilay dyan, sana huwag nang kalimutan yun. Alalahanin ang sakripisyo ng ginawa ng ating Jesucristo, ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay para mailigtas tayong lahat, no? And sa mga nasa bahay naman katulad ko, sana nasulit nyo naman din yung inyong ano. Kasi actually ako, madalas ako nasa gym pero sarado kasi. So wala akong choice kundi tumambay ng tumambay sa bahay talaga. So yun, bahay lang tayo. Musta ka na, Blissful Mitch TV? Salamat sa pagpunta mo dyan. Thank you so much. And again, sa mga aantabay dito sa ating live stream for today. Podcast ba, no? Podcast, tas ako lang mag-isa. Walang kausap, eh, no? Sa mga nakaantabay dyan, maraming salamat po sa walang sawang pag-support ng ating live na walang exact time kung kailan talaga kung kailan talaga siya, yun. Anyway, hindi naman tayo, again, masyado magtatagal. Ano lang naman to, isang oras lang naman to. Kamustahan lang naman. And wala pa yung ating mga tropa, but that's okay, no? Kaya naman nating ipagpatuloy ang ating podcast ngayon. At ngayon ay ating pag-uusapan walking red flag. Nalala ko, nasabihan din ako nito, walking red flag, no? Pero maya-maya, i-discuss natin yan, no? Medyo patagal-tagalin natin ng onte. Baka merong ibang pumasok dito. And sana paki-share naman ang ating live for this day, no? Alam kong busy ng ating mga kaibigan dyan dahil nga Saturday ngayon, no? Manay nyo, baka biglang magkaroon ng mga another human dyan sa loob ng chat box. And shoutout sa ating mga manonood dyan. And again, yun, sana okay ang inyong mga bakasyon, no? Sana nasulit nyo talaga. Yung mga hindi nyo nagawa, sana nagawa nyo. Dahil ngayong Sunday, ngayong Monday, balik na naman tayo sa trabaho. Diba?
iba balik eskwela. So sana nasulit nyo talaga ang inyong weekend. Ayan, no? Eh, makita natin sa Facebook, kaliwat kanan, ang mga share sa kanilang sa Holy Week nila, no? Ibang klase, no? Holy Week, tapos puro outing makikita mo, no? Di naman ako agad sa mga ganun. So, since holiday naman, parang sinasabay din nila. Pero mas maganda siguro kung yung ating pagbabakasyon eh, nilalaan natin sa pag-alala sa sakripisyon na ginawa ni Jesus Christ para sa atin, para tubusin yung ating mga kasalanan, no? So, si Jesus Christ nga, na-embrace niya yung kanyang cross, no? Sana tayo din matuto tayong i-embrace ang cross sa ating buhay. Yun yung mga problema, yun yung mga trials, no? Sana ay matuto tayong hindi lang i-embrace. No, ano ba gagawin? Yun ang pinaka right ano mo, right decision that you need to make, no, is to embrace your cross, no. To embrace your difficulty, your struggle. Kasi kung di mo pagdadaanan yung mga struggle na yan, malamang sa malamang mahirapan ka talagang makatawid, no, or ano bang tawag din, makapil ng something great sa buhay na to. Kumbaga, yung buhay na nilatag sa inyo ng Panginoon, kapag hindi mo siya na-appreciate, mapupunta ka sa moment na kung saan, eh, hanap ka na lang ng hanap. Walang katapusan yun eh. Hanap ka ng hanap, na hindi mo naman makita-kita, no? Kumbaga, walang peace of mind sa iyong kaisipan. Dahil nga naghahanap ka sa isang bagay na hindi naman nahahanap. Actually, yung kasagutan nasa iyo, eh, no? Kung marunong ka lang makontento sa bagay na meron sa iyo for now, and dapat iniisip mo rin at tinatanggap mo rin na someday naman kasi meron kang ma-achieve na bago. Sa ngayon, kung ano pa yung meron, yun lang muna. Pagyamanin mo muna yun. Diba? Kasi pag umabot tayo sa portion na ayun, naghahanap ka na naman ng another things, no? Another person. Doon tayo napapahamak minsan eh. Napupunta tayo sa ano, yung hindi tayo nako-content ba? Hindi nagkakaroon ng contentment. At dahil dyan, hangad ka ng hangad, pero pag di mo naaabot, nadidisappoint ka. No? Nalulungkot ka. And madalas na panggalingan ng yung sadness, ng yung depression, no? Ganun talagang life eh. Inom muna ako ng water ah. Oh. Ah. Ayan, anong oras ba tayo nag-start? So, pagpalagay natin, 5:30, so dapat mga 6:30, eh, matapos na po itong ating live, no? Again, di naman tayo, Marlene, Summer Vlogs, good evening host, Tam Sakdan, thank you so much, Marlene, sa iyong, ano to, patamsak dyan, no? Salamat, salamat, no? Tagasan ka, Marlene, Summer Vlogs, no? Ang ganda ng pangalan mo, medyo mataas nga lang, no? Anyway, check ko muna kung meron kang jacket, Marlene. Ha? Again, maraming salamat. Naku, wala ka pang jacket. Bigyan na kita kaagad para makalapag ka ng iyong content dyan. At syempre, para mapanood ko. No? Saan ka nag-spend ng iyong Holy Week, Marlene? Hindi ko mapindot yung ano, ah, yung tatlong dot. Ah. Fire up, ano? Cebu City, taga Cebu City ka? Ay, teka, add as moderator. Ayan, standard moderator. Ayan, meron ka ng blue jacket. Pwede ka nang maglapag ng iyong content, no? Yung Zaldi Mandawi, eh, ako po yan. Taga Cebu ka rin? Naku, taga Cebu po ko. Asa makadapit sa Cebu, Marlene Summer Vlogs? Saan ka banda dito sa Cebu? Pareha ta. Cebuano po ko. I'm here from Pardo, Kinasangan. No. Saan ka dito banda sa Cebu?
Oo, host. Yeah, meron ka ng standard moderator ka na dyan, Marlene. Pwedeng-pwede ka maglapag ng yung ano. Pardo ka rin? Sa Pardo ka rin, magkalapit lang pala tayo, Marlene Summer Vlogs, no? Magkalapit lang tayo o baka silingan na rata. Base silingan rin, no? Mag-aabot rapirme ba? Ya, wala rin nagkailan na kay... Siyempre, wala man sa kaila. Pardo din ako. Saan ka sa banda sa Pardo? Dito kasi ako sa Pardo, Kinasang'an. Ang Pardo malaki, no? Merong cute Pardo, ano pa ba yung ano, ibang lugar sa Pardo. Malaki yung Pardo eh. Kahapon, galing ako sa Park Mall. Sumakay ako ng bus. Kinasang'an ako, Marlene. Dito ako sa Kinasang'an. Dito banda sa may Greyhound. Ikaw, saan ka banda dito sa Pardo? It's a small world, no? Base silingan na ta, Diyos ko po. Kinasang'an ka, host? Yes, Kinasang'an ako, Marlene, no? Marlene Summer Vlogs. Punta nga ako sa channel mo. Para ma-check natin yung kung content na meron ka, Marlene, no? Saan ka banda sa Pardo, Marlene? Yan, go to channel ako sa'yo, no? Tabura? Saan yun? Malaki na yung bahay mo, ha? 11,000? Malapalasyo na pala to. Ayan, ha, Marlene. Dikitan muna kita, Marlene, ha? Manood muna tayo ng isang video mo dito. At ang yung mga content ay all about foods yata, no? Puro foods and yun. Food trip yata yung mga content mo madalas. At ikaw ay nagla-live. Nagla-live ba si Marlene? Ayun, may mga upcoming live. Oh, grabe. May mga upcoming live. Ang last na live mo is, meron kang schedule ngayong ano. Ito, mga upcoming. Mga ano oras normally ang yung live? Teka, manood muna tayo ng isang video mo dito para siguradong talpak na talpak yung aking pagkakadikit sa'yo. No? Mas maganda i-make sure natin yung dikit natin. No? Dito, pinanood ko tong delicious mi gorang ano to? May ads pa. Laki na ng subscribers mo, ha? 11,000, sana all talaga, no? Kung masipag ka lang, lalaki talaga ng ganit. Pinapanood ko tong ano mo, itong delicious mi gorang fried noodles with egg. Very tasty. Ayan. Kalembang all na kita dito. Like na rin natin syempre. At syempre, ako na lang din magbababa ng iyong bahay. Pasalamat dahil nagpunta ka dito. Tabura Street, Pardo House. Hindi ako masyadong ano sa lugar na to, eh. Pero, ano din ako, nadadalas yung aking paglabas-labas, no? May mga ilang parte pa na lugar dito na hindi ko napupuntahan. But, usually, nasa labas ako madalas kasi nga mahilig ako sa gym, nag-workout ako, bumibili ako ng ulam sa labas since tamad ako magluto. Hindi nga ako marunong magluto, eh. Nagluluto ka ba, Marlene? Malamang, kasi nga, dinikita na kita, Marlene, ha? Salamat sa pagpunta mo dito, Marlene Summer Vlogs. Ayan, anong masasabi mo sa ating title ngayon, Marlene? Title, ma-issue, eh, no? Galit na sa akin si Lord dito. Yun ang title mo. Bakit ganyan? Parang pang hugot naman yan. Si Blissful, nandiyan si Blissful eh. Ayan, on the way na daw siya oh. Blissful, maraming salamat. Ay, ipin natin to sa taas. Ayan, ipin natin. Sa baba ng merkado, host. Sa baba ng merkado. Doon ba yan sa ano? Unahan sa Mandawi Pong, yung Pardo Marketplace. Tama ba? Yung tapat eh, simbahan. Yung may overpass. Doon ka ba banda? Nagagawi din ako doon, Marlene. Nagagawi din ako minsan doon.
Minsan pag may mga binibili, pumupunta-punta ako din. Pag ako ay lumalabas kasi, ano lang eh, dito lang, around lang din dito eh. Minsan dyan sa Caltex, dun sa 360 Pharmacy. Alam mo ba to, itong Greyhound? O kung alam mo to, yun lang talaga yung mga pinupuntahan ko, Caltex, tas mga bili-bili ng foods, dun sa unahan, sa may 360, tapos yung pinag-gymang ko, nasa likod lang din ng 360 Pharmacy. So yun, sobrang lapit lang talaga. Kung gagala ko, sa mall yung punta ko eh. Hindi ako maabot ng... Malamang sumasakay ako, like mga mall lang puros, no? Minsan sa mga hotel din, pumupunta ako, no? Pag may mga kliyente, nakakapasok tayo doon, nakakalibre-libre tayo. Mga ganun things ba? Marlene, salamat ha. Baseball Mitch TV yan. Panoorin mo yan si Marlene, no? And again, salamat-salamat sa pagbisita dito. Laki na ng channel mo, ma'am, no? Tapos nagla-live ka rin. Sana eh, makapunta ako sa live mo. Meron mga live na hindi ko napuntahan eh. Pumunta dito, bumisita. Hindi mo lang ako nakagante. Paano ba naman? Eh, minsan kapag busy ka rin, eh, nakakaligtaan mo eh. Yan. Pero importante doon, pag nagkikita kayo, nagpapansinan kayo. Rivera at Sison host. Ah, ano yan? Lugar ba yan? Lugar ba yan? Di kasi ako masyadong ano pa dito, ma'am. 3 years pa lang kasi ako nakatira dito eh. Dati kasi sa Mandawi ako. Ano pa nun? Pandemic ba? Tapos nung nag-pandemic, nag-decide ako na lumipat dito sa Pardo. Yun. Then, simula nun, di na ako nakalipat eh. Kasi parang hirap din na ilipat. Uy! Nagpalipad na ako. Thank you so much kay Marlene Summer Vlogs, no. Maraming maraming salamat sa palipad mo diyan. Napakalaking tulong niya, no. And again, sa ating mga manonood diyan, especially sa mga team replay, pakidikita naman ang ating Marlene Summer Vlogs dahil kita niyo naman napakagalante ni Ma'am, no. Nagbahagi pa siya ng kanyang blessings, no. Napakasarap talaga kapag tayo ay nabe-bless tapos may nagsi-share ng blessings sa atin. Yung mga ganyang tao, dapat talaga eh talagang good afternoon po, Tito. Ayan, sabi ng ating Crystal Ann Bagiran, cute. Ang nag-iisang cute at syempre ang bunso ng YT World. Walang iba kundi si Crystal Ann Bagiran. Kamusta ka naman, Crystal Ann Bagiran? And mega-mega love shoutout sa'yo. Andyan ang ating Marlene Summer Vlogs. Pakipuntahan naman, Crystal Ann. No? Napaka-bait ng ating bisita ngayon, no. Sana ay maging kaibigan din natin 'to. Puntahan mo si Ma'am Marlene Summer Vlogs sa Crystal Ann at ikaw Crystal Ann, baka meron kang bagong content. Pwedeng-pwede kang maglapag ng iyong content diyan. Okay lang po dito, ayan. Kamusta bakasyon mo? Okay na ba bakasyon ng lahat? Iba di pa nakakabalik. Nandun pa sa mga probinsya, malamang sa malamang nandun pa yung karamihan, no? Lumabas ako kanina, sobrang tahimik sa kalsada, onti lang sasakyan, no? Kung pwede pa nga lang, araw-araw, ganun eh. hindi nakaka-stress eh, no? Lalabas ka ng bahay, onti lang sasakyan. Tutang ina, peaceful. Peaceful na ito, sana araw-araw ganito, no? Kung marami kasing tao, nakaka-stress eh. May iniisip ka pa sa bahay, paglabas mo ng bahay, kita mo, daming tao, tapos ang init pa. Diba? Pero kapag ganyang so onti lang tao, sakay ka ng jeep, sobrang smooth. Sana araw-araw ganyan, no? Again, guys, meron tayong nakapin. Hello, host. Hello, my friend. Thank you so much for coming here. My friend, how are you? Long time no see, my friend. Hello, everybody. Devil Private Kids. How's your day today? Today is Holy Week here in the Philippines. I hope you're doing great in your country right now. And how's your day? And if you have new content right now, you can drop your new content so that we can go to your channel and share some love. Because sharing love is very valuable. English yun, ha? Great, thanks. Yeah. Thank you so much, Debbie Private Kids. Will you please connect to our new friend, Marlene Summer Vlogs? And her channel is pinned at the top. So please, notice that the channel that I pin on the top
please connect to her channel, okay? And she's our super chatter for today. Here it is, Marlene Summer Vlogs. Great, thanks. And if you have a new content, Devi Private Kids, don't be shy to drop your link on the chat box so that we can acknowledge your new content. And how are you, my friend? Ayan, napapa-English na naman tayo, no? Maganda, minsan may mga ganyan, may mga foreigner-foreigner na pupunta sa mga live natin. Natitrain tayo mag-English. Kahit mali-mali English, okay lang yun as long as naiintindihan naman, eh. Diba? It doesn't matter if you are you are good in speaking English language, no, as long as the person na nakikinig sa iyo is she can or he can understand what you're saying, that's good. Tuloy ang buhay, no, hindi mo na kailangan pagandahin pa. Tangina, pinagtatanggol yung sarili, no. Ayan, napakaway si Marlene Summer Vlog. Salamat Marlene. At siyempre sa ating, asan na si Bunso? Nawala. Digitan niyo yung ating nakapin, guys, ha? Please, acknowledge nyo naman, guys, no? Ibiganin natin yung mga bagong pasok dyan. Gusto naman kayo, guys, no? Hello, host. Ayan. Dan, host, sa nakapin, salamat sa iyo, Blissful Mitch TV. Nako, hindi kayo magsisisi sa dinikitan nyo ngayon. Napakabait ni ma'am, kakapaso nyo pa lang dito, pero ayan, nakita nyo naman, nagpalipad ka agad siya. No? Eh, actually, si ma'am is from, from Pardo. So, parang silingan lang kami nito, medyo magkalapit lang kami. Marlene Summer, Dan, a new friend. Ayan, thank you so much, Devi Private Kids. Thank you so much. What a lovely kids, no? Si Devi Private Kids is a teacher from, I think, Indonesia, no? And napakabait din ito ni Devi Private Kids. Masarap din na katropa dito sa YD. Napaka-supportive. Even if may language barrier, even if magkaiba kayo ng nationality, pero yung friendship talaga, pag mapipil mo yan, eh, no? Misa nga, kahit di kayo nagkakaintindihan na lang kayo. Pareha naman kayo friendly, no? Meron kasing iba na foreigner na, alam mo yun, hindi mo gets yung ugali. Parang hindi mo ka vibes. Minsan mararamdaman mo yan, eh, pag may mga namimit ka na foreigner na ganyan. And normally, nasusubukan ko siya, natatry ko siya kapag bumibisita din ako sa ibang mga channel, mga ganun. Tapos may mga foreigner ako nakakasalamuha. Bisan parang hindi friendly yung dating nila, eh, or sadyang ganun lang sila, no? Iba talaga ang Pinoy, kasi ang Pinoy kasi napaka-accommodating ng Pinoy. Napaka-accommodating nila, tapos very smiling, yung hospitality na napipil mo talaga, no? May mga foreigner din naman na ganyan, pero lalo na yung mga puti. Yung iba sa kanila minsan stricto, which is hindi naman problema yun. No? May mga ganun tao lang talaga na very serious. Meron din naman na mahilig mag-joke. Tapos minsan di mo mag-gets yung joke, no? Minsan ganun-ganun ka na lang, eh, no? So mas maganda talaga na you're going to listen. No? Kailangan mong makinig para mag-gets mo talaga yung mga pinupunto nila. At ayan, guys, nandito, nag-drop ng link ang ating Devi Private Kids, no? Nakikita nyo naman dito sa screen. No? So sana ay digitan natin to. Puntahan natin. And I'm on my way to your channel now, my friend, Devi Private Kids. Going to your channel right now. I'm gonna watch your new content, no? Is this a new content? Ayan, sa mga hindi pa nakakadikit kay Marlene Summer Vlogs, guys, nakapin po ang kanyang bahay sa taas. Papansin naman po, guys, no? Huwag naman kayo hindi namamansin. Grabe naman. Dapat mamansin din kayo. Marami dyan, di namamansin, you know? I'm here to your channel now. And you have 33 views in just one day. And the channel of yours, my friend, is, oh, you already 4,000 plus subscribers.
road to 5K subscribers. Wow, congrats, my friend. You deserve this, no? Because you made a lot of sacrifices to teach your student a good moral, a values, no? One of the reason kung bakit believe din ako sa mga teacher, sa lahat ng mga teacher dyan, and congratulations po. At maraming salamat po sa inyong mga sacrifices na pagtuturo sa mga makukulit na bata. Kahit matanda na, makulit pa rin yan. High school. No? Sino ba mga teacher dito? Marami tayong teacher na kilala. Thanks, Aldi. Yeah. You're welcome, my friend. And you also. I just want to thanks for keep supporting me, okay? And right now, I'm watching your content. Oh. Hmm. You have a small student, right? You have a small student. Yes, I advise the kids, be a good person, no chatting. Yeah, no chatting. Focus on the study, no? No boyfriend, no girlfriend. Not yet, no? They are not big enough. And they are not matured enough to handle that kind of relationship. So focus on study because the future is the best ano ba, policy. So you have to think your future because that is very, very important. Especially all that you have learned today, and someday you will be able to use that. So you have to study. So in the future, you have a lot of learnings, no? And a lot of lesson in life, especially during school. And someday, just like what I said earlier, someday you will be able all use that, especially when you are applying in the job. Diwi Tamsak Connect Dan. Ayan, sabi ng ating Marlene Summer Vlogs dito. Ayan, no? Salamat po. Thank you so much. And again, guys, ang ating super chatter po natin yan, si Marlene Summer Vlogs, no? And magdikita lang po kayo ng tamang-tamang dikit dyan. Private teacher, it is difficult for make them understand what I mean. Ayan, sabi ng ating devil private kids dito, no? O minsan, ano yan eh, yung mga language barrier talaga yung madalas na problema, no? Especially yung mga kabataan natin is from the province, no? From the mountain. Minsan talaga, mas ano yan eh, mas late kasi sila eh, compare mo sa mga kabataan na nandito sa Kapatagan. Yung mga kids na from here in the city, they are so advanced, no? Compare on the kids on the mountain, especially in the provinces, no? So medyo mahirap talaga sila turuan. Dapat talaga mataas yung your patience, dapat mataas talaga siya, no? So may tuturing na yun na sacrifices din, no? Minsan kapag hindi ka talaga pwede mag-teacher kapag mababa yung pasensya mo kasi mauubos talaga yan. No, kailangan mo talaga ng isang malawak na pang-unawa para maturuan mo sila ng maayos, no? Kasi mga kabataan, sila talaga ang hinaharap or future ng ating kinabukasan. Future ng ating kinabukasan. Future ng ating bayan. Pinagsasabi ko. Future na kinabukasan pa. Basta sila yung future ng ating bayan. So dapat talaga bigyan natin sila or taniman natin sila ng mga magagandang aral or magagandang values now. So someday, magiging isang maging good person sila. Maging good leader someday, no? Kasi marami silang lesson na nakuha sa'yo as a teacher. Kaya palakpakan natin yung ating mga teacher, napakagaling talaga nila na maghubog or mag-enhance ng mga kabataan natin ngayon, no? They are naughty. Ayan, they are naughty. Salamat, sis. Nako, marunong pala mag-sis to si, ano, si Dewi Private Kids, eh, no? Dating dikit na tayo, ho, sabi ni Marlene Summer Vlogs. Talaga? Nako, may kasalanan ako sa'yo. Ngayon lang kita nadikitan. O at least nagsasabi ako ng totoo. Ngayon lang kita nadikitan, Marlene. Sorry ah. Hindi ko alam saan tayo nagkadikitan. Hindi ko rin alam kung saan tayo nagkita, no? Meron ka bang mga... Sino yung mga madalas na ano na tinatambayan mo? Pagdating sa ano?
pag may nagla-live. Laki na ng channel mo, ha? Kailan ka nag-start sa YouTube, no? How about you, Derry Private Kids? Since when did you start to, ano, to create your account here in YouTube? Or doing vlogs? Ang gulo ng government natin, host. Oo nga, you know? Huwag na lang tayong dumagdag. Magulo na, guguluhin mo pa. So, sa mga iba dyan, ganyan talaga eh. Hindi lang sa government, pati yung mga local government din, isa magulo talaga. No? So, sometimes, pag may mga ganyan, mas maganda na makibaka din tayo, mangialam din, lalo na kapag alam natin mali. No? Pero kung wala na talagang pag-asa, no, siguro huwag mo nang dagdagan ng kaguluhan. Magtino ka na lang. No? Umpisahan mo sa'yo. Eh, wala tayong magagawa sa ganyan. Isa yung mga tao, alam mo na, especially yung mga, ano talaga ba, yung mga nasa mga urban, mga below, ano, isa kasi, yung mga yan, hindi na sila nagbamind din kung sino yung leader natin. As long as maabutan lang ng pera yung mga yan, kontento na sila, ipoboto na nila kung sino yung tingin nila na malaki mag-abot ng pera. Siguro dahil sa hirap, no, minsan nilalagay ko yung sarili ko sa kanila. Siguro dahil sa hirap ng buhay, hindi parehas natin ba na, hindi naman tayo mayaman, pero may time tayo na mag-aral, alamin kung sino talaga yung karapat dapat na leader. Diba? Wala tayong magagawa dun. So, ganun talaga ang buhay. Siguro ang pinaka magagawa na lang natin is huwag na lang natin dagdagan yung kaguluhan sa mundong to. Ayun na lang pabadlong, no? Kasi yung pabadlong podcast, stang! Stang buanga! Pero gaba ni mo eh. Di na ni mo na ako, ano, no? Sa ating mga Pilipino ba, di na lang tayo magdagdag ng kaguluhan. Kung nangyaya, kung may ganyan man, eh, maging parte na lang tayo ng solusyon. No? Huwag na lang tayo maging parte ng problema. Magulo na nga. O, di ba? Tapos nakidagdag ka pa sa problema, eh, di mas lalo naging magulo. Ay, nako. Pero solid Duterte talaga ako. O, ako din naman, Duterte din ako. No? Pero itong last na election talaga, hindi lang ako bumoto. Kumbaga parang naging neutral lang ako noon. Kasi yung family ko, iba sila. Meron din akong isang side, mga kaibigan ko, iba din sila. So para walang away, hindi na lang ako bumoto. Wala na lang ako pinanigan. Eh, pero yung Duterte, yan, nakabota ko niyan. Si Duterte talaga yung inan ako. Medyo okay pa nga yung kay Duterte, you know? Medyo less-less pa yung mga adik nun eh. Ngayon, parang nagsiana na naman, ha? Nagsisilabasa na naman, ha? Itong mga taong to, nawala lang yung tigabantay, lumabas na naman, eh. Yung last na election ba, sino ba binoto mo nun, ma'am? No? Well, pwede mong di sabihin, no? Baka may mga ano dito, eh, di ba? Di natin alam. Kaya nga, minsan, ayoko sa ganyan, eh. Pag botohan na talaga, hindi ko na lang sinasabi kung sino boboto. Bahala kayo dyan. Mag-away-away kayo. Ay, nako, ayaw ko nang mangialam ang pangyayari sa mundo ngayon. Ang tanging may tutulong ko na lang, eh, ito, magkalat ng ano, magagandang messages, no? Hindi dumagdag sa problema. Para sa akin, yun. Kasi imagine kung lahat ng tao, ang mindset nila ay ganito, di ka mag-a-add, di ka mag-a-add ng problema sa mundo. Di ba napaka-peaceful? No? Walang magpabadlong ba? Napaka-peaceful ng mundo kung lahat ng mindset natin ganito. Pero hindi mo kasi mapipilit lahat eh. May mga ibang tao talaga na pabadlong dyan ba? No? Parang sa kanila yung pagpapabadlong or pagpapa... Ang tawag yun sa Tagalog? Pagpapa... Ang tawag sa Tagalog nyo? Basta yung maging problema, no? Maging sakit sa ulo, para sa kanila katuwaan, no? Iba talaga mindset ng tao. Pero para sa akin talaga, naniniwala ako ang makukontribute mo bilang isang tao is maging mabuting mamamayan ka. Hindi mo kailangan magbigay ng sakit ng ulo. Sa halip, kung pipili ka sa dalawa, doon ka ba sa solusyon o problema ka, maging parte ka ng solusyon. Huwag ka maging parte ng problema. Diba? Para sa akin yun eh. Yun yung pinaka-effective way na magagawa mo bilang isang citizen ng lugar na to na maging parte ka ng solusyon. No? Kasi kung di ka parte ng solusyon, matik na yan, parte ka ng problema. Gusto mo ba yun? So natural, ayaw mo nun. No? Kahit yung mga anak mo, di mo rin gugustuhin na ganun sila. So maging parte ka lang ng solusyon. No? Kahit anong may tutulong mo,
pwede yan, no? Maging mabuting mamamayan ka, I think yun, pinakamabisa yan. At kapag lahat tayo na mga Pilipino, ganyan yung ating mindset, malamang sa malamang, medyo, ano tayo dyan, medyo mapapagaan ang ating buhay, mas medyo peaceful, di ba? Nagbalik na naman devil sa Cebu. Nagbabalik na naman devil. Sino yun, ma'am? Boy, Alas TV, hello, mega mega love shoutout. Yan, watching from Makati Idol. Kamusta ka na, Idol? Okay lang naman, Boy, Alas TV. Ikaw, kamusta ka naman, Idol? Long time no see, ah. Parang last kita napansin dito, matagal-tagal na rin. Boy, Alas TV, di pa kita nabibigyan ng jacket, no? Bigyan kita ng jacket dito, no? Para makapagbaba ka rin ng iyong malamansyon na bahay dyan. Ako, malamang, malamansyon na yun. Malaki na yan. Andyan ang ating Marlene Summer Vlogs. Naku, pasuyo naman. Puntaan naman natin ang ating Marlene Summer Vlogs, no? Ayan po, napakabait niyan. Ang ating super chatter din. Puntaan natin, dikitan natin ang bonggang-bongga. Talagang kalimbangin natin ang kanyang kampana para pag magla-live si ma'am, eh, makapunta tayo. Matik na, nandun tayo sa kanyang live, di ba? Namiss ko yung live mo. Oh, namiss din kita, Idol, no? Hindi kita makakalimutan. Hindi ka kasi nagbago ng pangalan, eh. Ganyan pa rin yung pangalan mo, Boy Alas TV. Kamusta ka naman, Idol? Ano nang ganap sa channel mo? May bago kang content ngayon? Ngayon lang ulit nakapagpa-shell, Idol. Ayun. Dito ba sa aking live? Okay lang yan. Sa mundo ng YT World, eh, mabibisi talaga tayo. O minsan may mga bagong dating, mga bagong kakasimula lang. O minsan nagiging friend natin yung sila. So, sobrang okay lang yan na Idol, no? Ha, oo nga eh, yun pa rin ang channel ko. Meron akong kaka-upload lang ngayon. Sige, baba mo dyan. Nandyan ang ating Devi Private Kids. And she's a foreigner, no? She's a teacher from Indonesia. Ayan po ang kanyang binaba niya po. So sana digitan din natin ito. Magdigitan lang kayo, lahat ng mga pupunta dito, mga solid dyan, no? Nagbabalik yan ng tama. At nandito rin ang ating super chatter, syempre, na si Marlene Summer Vlog. So sana ay unahan mo na, Boy Alas, nakapin na sa taas eh. Meron akong kaka-upload lang ngayon. Sige, ano mo dyan? Baba mo yan, kaka-upload mo na yan, no? Ayun. Ito, Idol, kita upload lang mainit. Anto? Ito, Idol, kaka-upload lang mainit pa. Ay, naku, masarap yung mainit pa, no? Sige, sige, sige. Guys, pakidikita naman ito, guys, no? Kaka-upload lang. Sige, gusto mo, i-play natin dito. I-play natin yan. Para ma-check ko din kung kamusta na ang iyong laki ng bahay. Malaki na ba? Lahat tayo gusto lumaki. Ayun, no? Kasama mo pa yung special summon. Laki na rin ang bahay ni Idol pala. I-like na rin natin to. At syempre, ayan. Maya-maya, ipi-play natin yung mga content yung na ginawa. No? Salamat, Idol. Walang ano man, Idol. Play natin dito, Idol, no? Guys, pasuyo naman at syempre yung mga manonood ng replay natin, guys, no? Hindi lang sa meron tayong topic dito, meron din tayong mga ganituhan. So kung trip nyo ang kanilang mga content, like ito si Idol, no? Parang history of Dr. Jose Rizal. Naku, maganda to. Very informative. Tamang-tama, meron tayong teacher dito. At syempre, nandito rin ang aking kababayan na si Marlene Summer Vlogs, no? Sabi niya pa nga dito, eh, nagbalik na naman ang devil sa Cebu. Sinong devil yan, ma'am? May devil pala sa Cebu. Pagkakaalam ko sa devil, yung ex, eh. naging devil pa yung ex, eh, no? History ni Jose Rizal, oh, maganda nga yan. Kaya nga, i-ano natin dito, i-share natin dito, eh, no? Para matuto yung ating mga manonood. Para hindi puro kalokohan lang yung... Ayan. O sana, Idol, dikitan mo yung ating nakapin dyan, Idol, ah. Si Marlene Summer Vlogs, no? Dikitan mo yan, no? Kababayan ko yan. History ni Jose Rizal. Ayan, ako. Ang ganda naman dito. Meron pang tiga, ano... Tiga salaysay nung nabubuhay pa si Rizal. Parang napakaganda ng ganitong trabaho. No? Ayan sa mga manonood dyan sa Team Replay, sana po ay puntahan natin ang bagong content ni Boy Alas TV.
para matuto kayo guys, no? All the way sa kanya, host. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo. Blissful Mitch TV. Puntahan mo talaga yan si Boy Alas para malaman mo ang buhay dating ni Jose Rizal. Si Jose Rizal, babayero yan. Eh. Stay while I cooking, break the fasting, Ramadan. Thank you so much, my friend. Thank you, thank you. So, masarap siguro yung niluluto ni Dewi Private Kids ngayon. And salamat sa iyo, Blissful Mitch TV, sa pagdikit kay Boy Alas, History of Dr. Jose Rizal. Dito lang ako, nanonood sa iyong ads, Idol. Maraming salamat, Idol. Thank you so much. Ayun o. Sinasabi niya talaga dito yung ano nangyari, yung pagpatay kay Jose Rizal. Salamat Idol sa pagplay. Walang anuman Idol, no, basta ikaw Idol. Thank you so much. Kumusta na kaya mga bayani natin ngayon? Eh? Natutuwa kaya sila sa narating natin? Baka na problema din yung mga bayani. Diyos ko po, ito pala yung mga pinaglaban ko dati. No? Namoblema lang siguro yung mga... Ano yun, may tawag? Asa makakaroon Idol? Na ako diri sa Cebu Idol. Yung mga ninuno natin na like yung mga bayani ba? Natutuwa kaya sila ngayon sa kabataan? Malaman nila may TikTok eh, no? Wala lang problema sa kabataan ngayon, which is very aggressive sila. Actually, yung iba, napaka-helpful nila eh. Siguro nakikita ko lang problema is parang lahat ng bagay, issues sa kanila. Parang ganun. Siguro sa too much information na pumapasok sa kanilang utak, mas advanced yung mga kabataan ngayon. Yung mga Gen Z, so mas advanced sila. Pero tingin ko parang mas weak yata yung mga kabataan ngayon. Sobrang andali nilang mental unstable. Madaling maapektuhan ng kanilang mga mentality. Hindi parehas da sa atin dati na lalo pag lalaki ka, no? Pag malungkot ka, no? Guli ka ng trope, tangina mo, lungkot-lungkot ka dun. So dati, hindi ko naman sasabihin na konti lang siguro nakakaranas ng depression dati. Pero tingin ko mas ano dati. Ngayon kasi mas maluba, bakit? Uso na kasi yung social media. Pag hindi okay yung buhay mo, tapos may nakikita ka sa online na maganda yung buhay nila, minsan nakakalungkot yun, nalulungkot kayo, nakukumpara mo kasi yung highlights ng buhay nila sa highlights. Hindi naman highlights yan sa'yo ngayon, natural, nasa may pinagdadaanan ka. So malamang hindi highlights real yung nangyayari sa'yo ngayon. Nagkataon lang na kinukumpara mo lang talaga yung pangyayari sa buhay mo ngayon na kung saan nandun ka pa sa learning stage. Diba? Nakikita mo sa Facebook, puro kasi yan, syempre, malamang, no? Ano ba madalas na ipopost ng mga kabataan? Syempre, mga highlights reel ng buhay nila, yung mga outing-outing, yung mga napili nila, mga na-achieve nila, diba? Minsan, yung mga relationship nila, diba? Ganun yung madalas eh. So minsan, pag nasa malungkot na stage ka, pag tumingin ka na social media, malulungkot ka talaga kasi nakukumpara mo yung kalungkutan mo sa kasiyahan ng mga nakikita mo sa social media. So ako, advice ko sa mga kabataan ngayon, pag nakakapil kayo ng lungkot or sadness, as in, lahat naman ng tao nakakapil ng ganun. Huwag kayo tumingin sa social media. Sa halip, siguro, anuhin nyo yung social media nyo, kontrolin nyo. Yung puro mga positive lang yung makikita nyo, puro mga masasaya. Diba? Kasi kung makakita kayo ng mga things na
makakapag-trigger ng depression or ng anxiety nyo, mas lalala yan. Mahirapan kayo makasurpass talaga, maka-overcome sa pinagdadaanan nyo ngayon. So, pinaka-best thing na gagawin mo is magpahinga ka sa social media kapag malungkot ka. Para hindi ka umabot dun sa point na kinukumpara mo na naman yung sarili mo sa kasiyahan ng ibang tao, di ba? Yung mga yan, may mga kalungkutan din na nangyayari sa mga yan. Hindi ba nila pinapakita? Di ba? Alay mo ba? Ayan, no? Napakaganda. History of Dr. Jose Rizal. Napaka-informative. Galing magpaliwanag yung girl idol. Mamaya papanoorin ko yung idol, no? Kasi hindi ko napanood ng maayos ngayon. Pero at least na-play natin. Sakto, pag gala ko kahapon, may mag-explain paano pinatay. Ngayon ko lang din alam mga ganyan idol. Sa Mandawi ka ba, idol, sa Cebu? Akong papa, taga Mandawi, Cebu. Uy, Bisaya ko, Deka. Salamat, idol, at natapos yung video. Oo, mamaya papanoorin ko ulit. Pinakita ko lang sa ating mga viewers kasi minsan may mga nanonood ng ating replay. Yung mga nandyan, no, especially kung meron mang maligaw dito na kabataan, pag-aralan nyo ang buhay ni Jose Rizal. Bakit? Kasi marami kayong matututunan. Diba? Hindi porke makabago na ngayon, masyado nang modernize ngayon, wala na kayong matututunan sa mga ninuno natin, especially sa mga bayani. Marami kayong matututunan dyan. I-convert nyo lang into new, kumbaga mas updated siya ba? Mas advanced, diba? So, i-enhance nyo lang, kumbaga, diba? So, yun. Guwapa ra ba, idol, ang nag-explain? Ay, nako, nakita mo pa. Sabi ko na eh. Sniper ka din, ah. Oh, minsan kasi, di ba, pag may itsura, no, na bakit, pag pangit ba, di ba tayo makikinig? Hindi kasi, ano din kasi, pagdating sa girl, yan, nakaka-ano talaga. Tapos pag maganda pa mag-explain, di ba, makikinig ka talaga, eh, no? Sa mga pangit, wala din mo problema, as long as magaling mag-explain. Tingko, wala din naman pangit, eh. Bakit? Nasa pagdadala mo lang yung sa sarili mo, no? Kung pangit yung iniisip mo sa sarili mo, pangit ka talaga. Nagre-reflect yan, eh. Pero, kung nadadala mo naman na maayos yung sarili mo, hindi ka pangit, no? Hindi ako naniniwala na may pangit sa mundo, no? May improvement sa mundo. Kailangan mo lang gawin. I-improve mo talaga yung pangangatawan mo. Di ba? Bisayang dako ko, oy, na ako dari Makati, Manila, idol. Nagustuhan ka sa Makati, idol. Nagusa ka sa Makati. And then ako, watch. Nice siya, sir. Sabi ni Beastpool Mitch TV. Salamat, Beastpool. Nagtatrabaho ka dyan sa Makati, idol. Dati nag-aaral ako ng grade 2. Wala akong alam sa mga sibikat kultura ba, idol? Paano ang history ng mga hero natin ba? Ah, ngayon mo lang na pagtuunan ng pansin. Dapat talaga inaano natin yan, yung mga history ng ating mga hero. Kasi marami tayong matututunan eh, sa mga ating mga bayani. Siguro that time, nung nag-aaral ka pa, hindi pa nahuhuli yung attention mo ba? Pero ngayon na, syempre, mas medyo hapsay na ang atong huna-una, makapokus na ta na, pwede na tayo mag-study sa mga naagian sa atong mga hero sa una. Salamat po, Blissful Mitch TV. Link nyo po para visit din ako sa iyong bahay. Si Blissful Mitch TV, pwede mong dibalikan yan. Supporter lang yan si Blissful. Na ako diri sa Guadalupe, Makati, idol, nakatira. Naapod ko diri nag-work. Ah, kaya pala nandiyan ka. Diyan ka pala nag-work. Teka lang, idol, ha. Iihila ko sandali, ha. Pero, anong trabaho mo dyan? Saka gano'n ka nakatagal dyan sa Manila, idol? Balik ako, idol, ha.
Nako. Dati nag-aaral ako ng grade 2, wala akong alam sa mga, okay, nabasa ko to kanina. Hero natin ba? Salamat po, Blessful Mitch TV. Ayun, na ako dire sa Guadalupe, Makati, ay nakatira. Napod ko dire na po. Yan, ako. So, shoutout po sa ating mga kababayan dyan, no? Especially mga Cebuano, Cebuana, na nasa ibang lugar para magtrabaho. Ingat po kayo, ha? And syempre, ikalat nyo po ang ating kultura dito sa Cebu. Alam nyo na, mga Cebuano, Cebuana, mga guwapa o guwapo. Di ko alam, kasali ako sa guwapo, eh, no? Isali ko na lang. Sabi ng mama ko, guwapo daw ako, eh. Susubuhin ko pa ba yung mother ko? Diba? Hindi na. Ako nga, naniwala ako dun. Iwan ka na lang lahat, wag lang sarili mo, no? Magtiwala ka talaga sa sarili mo. Kasi pag wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka talaga uusad niyan. No, yun lang yung kulang mo sa mundong to. Dan po, dikit po kay Merlin, Marlin Summer Vlogs. Ayan ako. Ewan ko kung nandyan pa si ma'am, pero from Cebu din yan si ma'am. Kababayan po na nato, no? And si ma'am, napakabait ni ma'am. Nag-ano siya kanina. Nagpalipad siya kanina, no? Nag-super chat. From Pardo din siya, no? Siguro silingan kami niyan, eh. Ano to? Guwapo naman, ikaw talaga idol. Si April Boy Rehino idol. April Boy kasi palaging nakakap. okay na rin, no? Dito to yan, no? Kailangan talaga may tiwala ka sa sarili. Kahit sabihin ng ibang tao na hindi ka naman guwapo, ah. Hindi. Kailangan magwapuhan ka sa sarili mo. Kasi malaking tulong yung ano, malaking tulong yung may tiwala ka sa sarili mo. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi ka talaga uusad sa buhay. No? Kumbaga, kung ano man yung mga binibenta mo, kung ano man yung mga gusto mong ipresenta sa tao, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi siya magiging effective. Kasi ibabalik sa'yo ng mga listeners mo, ng mga tao, kung sinasabi mo yan, bakit ikaw wala kang tiwala sa sarili mo? O diba, di, ang pangit pa nabalik sa'yo. O mas maganda, kung ano man yung sinasabi mo, kung ano man yung pinaglalaban mo, ikaw yung may unang tiwala doon. Kasi sa'yo nang galing yun. Kailangan mong, kumbaga kung yung binibenta mo, kailangan ikaw talaga yung gumagamit. Kailangan na-prove mo na siya na very effective talaga siya. Since idea mo yan, since opinion mo yan, kailangan talaga na maniwala ka. Kailangan pangatawanan mo yun, no? Wag kang aatras. Idea mo yan, eh. That's your principles, no? Kailangan maniwala sila kasi ikaw din, naniniwala ka dun. Ganun siya ka-effective. Hindi kasi pwedeng maging effective ka na speaker o nagbebenta kung unang-una, yung binibenta mo, eh ikaw, wala kang tiwala. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan may tiwala ka talaga. Diba? Kaya naiintindihan ko minsan yung mga taong, for example, may pinaglalaban sila. Ito, sinasabi niya ito. Minsan napipil ko naman eh na, okay, sinasabi niya yan. Kasi nga, naniniwala siya na totoo yun. Hindi ko sila ma-blame. Kasi nga, diba, yun yung paniniwala nila eh. Kaya nga ako, naniniwala ako na dapat talaga ikaw. May respeto ko rin sa paniniwala ng iba. Kasi, idea nila yun eh. Diba? Wala kang magagawa dun, no? Hindi mo mababago yun. Pero at least, diba? Nasabi mo rin yung idea mo, nailatag mo rin yung idea mo, no? Nagkalatagan kayo ng idea dyan. Yun na yung pinaka most important dun. Pero yung baguhin yung kanyang nakasanayan, nakaugalian, na paniniwala. Mahirap yun, no? Hayaan mo na lang na mag-fall into pieces, no? It will follow everything naman. So, ang importante, na ilatag nyo sa isa't isa, yung inyong mga idea, yun yung pinaka most matter dun. Dapat may tiwala sa sarili talaga. Believe myself, dapat idol. Oo. Kung gusto mo maging successful, pinakapangunahing kiyan, pinakapangunahing ugali na dapat talaga, na nasa iyo. Kung gusto mo mag-successful sa buhay, dapat meron kang paniniwala. Hindi pa pwedeng wala kang paniniwala. Hindi ka magiging successful ng ganun. No? Kasi unang-una, kung wala kang paniniwala, palagi ka lang naghihintay ng motivasyon, palagi ka lang naghihintay ng ibang tao na magsasabi sa'yo na ituloy mo yan, may tiwala ako sa'yo, ang mangyayari sa'yo, wala ka eh. Kasi paano na lang kung walang taong magaganon sa'yo? Paano ka? Paano ka magtatagal sa mundong to? Diba? Paano ka sasabay sa mga upgraded na nangyayari ngayon sa ano natin, especially in social media, diba? Kahit ano, iba-ibang meta yung nangyayari. So kailangan sumabay ka.
And pinakapangunahin doon is kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Yun yun. No, hindi pa pwedeng wala. Ako nga eh, naniniwala nga ako na kaya ko lahat ng bagay basta marangal na pagkakitaan. Kaya ko ibenta basta wag lang masama, idol. Yan, tama yan, no? Una mong paniwalaan yung sarili mo na yan. Especially kung marangal, wala kang, teka lang ah, wala kang ginagawang masama. Totoo, sobrang totoo yan, idol. Sobrang totoo yan. And kailangan din talaga yung paniniwala mo, ikaw mismo na nagsasabi nun. Saksi ka talaga na totoo talaga yun. No, hindi kasi pwede, para kang nagbebenta yun eh. Ako naniniwala ako kahit ano pa man yung larangan na pinasok mo. Kahit ano pa man yan, trabaho, or ganito pagiging content creator. Kailangan talaga, meron kang tiwala eh. Hindi kasi pwede na, okay, sinasabi mo siya. Pero saan mo ba nakuha yung sinasabi mo na yan, di ba? Baka mamaya, napanood mo lang, nabasa mo lang. Mas maganda na yung sinasabi mo, realization mo. Kumbaga pinagdaanan mo rin ba? Kasi kung di mo naman pinagdaanan, nakuha mo lang siya sa ibang tao, ang lalabas kasi niyan, hindi ka rin magkakaroon ng tiwala kasi di naman nangyari sa'yo. Pero tingnan mo, napansin mo kapag pinagdaanan mo talaga, sarili mong realization ba? No, life lesson na nangyari sa'yo. Di ba mas effective siya sabihin? 'Di ba? Kaysa yung parang nabasa mo lang, narinig mo lang, iba talaga yung pinagdaanan mo. Kasi ikaw eh, ikaw mismo saksi ka nung pinagdadaanan mo 'yan, na ganyan talaga. 'Di ba? Kaya nga ako maraming nakaka-misinterpret din sa akin. Una talaga ang baguhin yung attitude po natin, ang unahin baguhin. Tama 'yan. Ugali talaga. Hindi pinakauna ano, the way ka mag-isip. No, kasi pag nabago mo, the way ka, the way you think, the way ka mag-isip, susunod na yung attitude, susunod na yung ugali. No? Kasi yun talaga yung pinaka-deeper, yun talaga yung pinaka-malalim, yung the way tayo mag-isip. Pag nabago natin yan, for sure ako, sigurado ako, mababago din the way tayo mag-act, the way tayo mag-behave, diba? The way kung ano yung behavior natin, ang punot-dulo niyan, ang pinaka-ugat niyan is the way tayo mag-isip. No? So, if you want to change your life, you must change the way, ano, the way you think. Diba? If you change the way you think, syempre, the way you act, mababago mo rin. Diba? So, yun talaga ang pinaka punot dulo ng lahat. Baguhin mo kung paano ka mag-isip. Diba? Napapractice naman yan eh. Tulad ako, dati, mainitin ang ulo ko. Konting ano lang, natitrigger ako. Pero nung na-realize ko na hindi siya maganda, hindi rin ako magiging effective na ganito, tiga-advice, kung unang-una ako, wala akong control sa sarili ko. So, pinag-aralan ko magkaroon ng patience, no? Pinag-aralan kong hindi ma-open, which is nagawa ko naman. Mapapractice mo siya, actually, no? Hindi ko sinasabi maghanap ka ng away, pero ang sinasabi ko, pag may mga moment na tingin mo, natatapakan ang iyong paniniwala, hindi mo kailangan magalit. Kailangan mag-stick ka dun sa topic, di ba? Hindi mo kailangan mainis, hindi mo kailangan matrigger, mag-stick ka doon sa topic. Tapos, basahin mo rin kung yung taong may pinaglalaban, eh yung pinaglalaban niya, kaya siya ganun kasi may pinagmumulan. Baka self-realization niya rin. Diba? Pero kung makikita mo naman eh, kung nabibwisit lang yung tao na yun or hindi, kung nabibwisit lang siya, nagtotroll lang siya, pwede mo naman pabayaan. Diba? Mas magiging tanga ka pa nga eh kung pinaglalaban mong isang bagay dun sa isang tao, ini-explain mo sa kanya na unang-una, alam mo naman yung motive niya. Alam mo na yung intention niya. Ang intention niya lang is basagin ka. Guluhin yung paniniwala mo. Pag ganun, huwag mo na patulan. Pwede ka naman di kumibo. Bahala na siya kung anong gusto niyang isipin. Pero at least, di ba, hindi ka pumatol. Hindi mo ginatungan yung apoy na ginagawa niya. Kumbaga, sinisindihan niya yun eh. Pag sindi niya, isang kahoy pa lang, eh ikaw, ano ka, pinatulan mo. O dinagdagan ng panggato ng kahoy, eh, di mas lalong naglayab, di ba? So, pinaka the best ano dyan, pag napapansin mo na ganun, yung ano niya sa'yo, iwasan mo na, bahala ka na dyan, di ba? Isipin mo na kung ano gusto mong isipin. O, ganun lang, madali. Idol, kakain lang ako ha, pero stay ko lang itong live mo. Makinig lang ako sa'yo, idol. Tambayan muna kita. Sige, idol, maraming salamat. Boy, una kong basa, boy, aklas eh.
Boy Alas TV, thank you so much, idol ah. Kain ka lang dyan, anong problema, no? Eh, mga ganitong bagay, nahahandle ko naman eh. Kain tayo, idol, nagugutom na rin ako eh, idol eh. Nagfasting ako, hindi pa ako nagkaon, idol. Na, pareha dyan ta. May na lang ganin eh, pagkaon na rin. Ikaw, Mandre, aw, kaon mo na rin, soy. Gutom si kayo mag-live, eh. Kapoy si Giyaw-yaw. Sa una po, kapuyan, ani. Muna usahay ka ng putol-putol akong live, ba? So, usahay, mag-live ko, usahay, dili, no? Which is sa'yo pa kong gibuhat. Pero kapoy, mungod, nabinainan niyo, may gagani, nakakadri idol. Kung wala ka pa, ay, malamang sa malamang, nakakapagod talaga. Ay, magdadagdal ka ng isang oras. Unstoppable yan, no? Pag ininto mo kasi, wala. Parang walang kabuhay-buhay yung live mo. So, wala kang choice, kundi tuloy-tuloy mo talaga. No? Isa siya sa mga sacrifices na kailangan mong gawin ngayon. Ako, naniniwala ako na gusto ko maging isang malupit na content creator, no? Kung ano pa man. Kailangan talaga malampas ang kuti. Wala akong magagawa, magdadaan talaga ako sa ganito. Minsan gusto ko mag-skip eh. Parehas dati, nakaka-skip ako eh. Like, meron mga supporter dito, madalas, no? Pero minsan ayoko rin mag-obliga ng tao. Mas maganda talaga na may pupunta dito. Kaya pumupunta dito. Kasi trip talaga nila makinig. Meron silang something na natututulan sa'yo, no? Ayoko naman na, oh, pwede ba puntahan mo ako dito? Ganun. Eh, siyempre, yung tao na yan, may ginagawa din yan. No? Hindi mo alam. Baka mamaya, nagluluto yan, diba? Nagbabantay ng bata, or may ginagawa rin na content, or magla-live din. No? So, minsan, dapat intindihin mo rin yung mga taong, especially yung mga malalapit sa'yo, yung mga kaibigan mo. Baka mayroon silang sariling ginagawa, may kanya-kanyang ginagawa. Diba? Kung sa kasabihan pa nga, may kanya-kanyang battle na hinaharap. So, hindi ka pwede mag-judge na bakit di sila pumunta sa'yo. Hindi mo kailangan ikalungkot yun. Dati ganun ako eh, no? Pag close ko talaga, pag di pumunta, automatic, sige, wala na ito. Ganun ako. Pero ngayon, nabago ko na. May mga tao talaga, may kanya-kanyang ginagawa, hindi natin sila pwedeng pilitin na tumambay sa'yo. Hayaan natin silang tumambay sa'yo kasi gusto nila. Meron silang nakukuhang aral sa'yo. Ganun lang madali yun. Hindi mo kailangan, kung sa Bisaya, mangluod ka. No, hindi mo kailangan, ano, mangluod. Dapat talaga, eh, ano ka, flexible ka na pagkatao. No? And palagi mong ilalagay sa isip mo na kasama talaga ito eh. Wala kang magagawa, kasama ito sa pagdadaanan mo. Hindi naman pwede maging sikat ka na content creator kasi di ka magdadaan sa ganito. Yung mga sikat na content creator, dyan bago nagsimula yan, katakot-takot din na pagbabas yung nangyari sa mga yan. Misa walang tao, for sure ako, umabot yan sa punto na parang napapagod na din sila. Kagaya din ang nangyayari sa atin. Nagkataon lang sila na pumalag talaga sila, na lumaban sila. Which is hindi natin magawa-gawa. Diba? Count idol sa lahat. Dito ko kaunga ninyo. Ayan. Tuloy-tuloy lang sa pangarap, idol. Huwag ka hihinto. Hindi nga ako hihinto. Tapos babalik na naman. Walang kadala-dala eh. Hanggang makuha ang success mo, idol. Makukuha natin yan. Kailangan natin magtiwala talaga sa sarili. Palagi ko na sinasabi dati yan dito eh, no? Pero totoo yan, idol, no? Dapat talaga huwag kang huminto talaga. Meron nga ako nakita na ano, kwento ko lang, no? Para sa mga manonood natin. Pinapalo ko din to siya. Wala pang 1 million yung kanyang subscriber. Nakapalo na ako sa kanya. Eh, napaka-creative niya talaga. Napaka-sipag niya. May mga times na pag pinapanood ko siya, sobrang cringe na ng mga content niya. Pero sabi ko, ganito talaga ito eh. Pag content creator ka, aabot ka sa ganito na parang napaka-cringe mo. Misa, okay ka na tignan, no? Pero wala kang magagawa. Kailangan talaga, ganun yung mentality mo. No? Kumbaga, kung sa network marketing pa, kailangan palagi kang baliw. Kasi pag di ka baliw, pag panghihinaan ka, pag may prospect ka, tapos kinakausap mo, naglaan ka ng ilang oras, tapos hindi pala makukuha yung matamis niyang oo or pumasok sa maging ano mo siya, maging downline mo siya. Misa nakakalungkot yun, ha? Maiihaling tulad ko siya, hindi ko talaga tinigilan, no? Sa network marketing. Sa network marketing, nakakapagod. Yan. That's why meron silang mga program or training na binabaliw nila yung isa't isa. Para hindi maano ba? Hindi ma-burn out, hindi ma-drain. Kasi pag na-burn out yan, pag na-drain, ayan na naman, magiging hopeless na naman yan. Ganun tayo as a human. Nagiging hopeless tayo eh.
No, lalo na kapag walang, nasanay tayo na may ano, may nagpo-push sa atin, may nagmo-motivate sa atin. Which is dati, akala ko hindi pa masyadong mataas yung knowledge ko noon. Akala ko ganun talaga ang buhay. Pero hindi pala. Kailangan pala natin disiplina. Yung motivation maganda siya, yes, no, nakaka-burn talaga siya, may apoy na parang naglalagablab ka sa galit, ano pa. Parang nag-rage ka, beast mode. Maganda siya sa feelings kasi napaka-unstoppable ng utak mo, ganyan-ganyan. Pero ang pinaka-sikreto pala dyan is yung disipline. Yung tipong parang tinatamad ka, yung tipong feeling mo, tangina, wala yata nakaka-appreciate sa akin. Wala yata, parang lahat yata ayaw pakinggan yung boses ko. May mga ganun eh. O lahat yata, parang naasiwa sa mukha ko, naasiwa daw ako magsalita, no? May mga ganung moment sa buhay natin. Pero kapag may disiplina ka kasi, ibinip makapil ka ng ganun, gagawin mo pa rin siya eh. Diba? Iba yung sa parang gusto mo lang ng motivasyon, iba eh. Akala ko dati, nung bata-bata pa ako, motivasyon ang kailangan ko. Hindi pala. Disiplina pala sa sarili. Kasi kahit na anong larangan pa yan, basketball, sports, pagluluto, ayan, bibidyo sa vlogs, pwede maging green ang red flag, kulayan mo ng pintura. Tam check. Tama naman, no? May point ka sa sinasabi mo. Langiya ito. Bibidyo sa vlogs, baka di mo pa nakakadikitan ang ating super chatter for today. Di ko alam kung nandito pa si ma'am. Si Marlene Summer Vlogs. At nandito rin ang ating teacher from Indonesia na si Dewi Private Kids. Baka pwedeng pasuyo naman, makinood naman ang kanilang mga bagong content. At syempre, nandito rin ang ating Boy Alas TV na napakaganda ng kanyang content. Buhay ni Jose Rizal. Baka trip mong manood ng ganun. Meron kang matutunan na Bibi Diyosa. Baka pwedeng panood naman, no? At kung hindi pa kayo nagkakadikitan, abay, magdikita na kayo, no? Huwag lang kayo magdikit ng dikit na forever sa buhay. Dito lang sa YouTube, okay na yun, no? Meron na kasing minamahal to si Bibi Jose. Idol, nag-empowered consumerism ka ba? Ano yun? Hindi ko alam yan. Empowered consumerism? Kasi yung salita mo, idol, alam kong nag-networking ka, idol. Kasi nag-networking din ako at member ako ng AIM Global. Oh, AIM Global. Oh, yes. Nag-AIM Global ako dati. Pero wala ako na pala. Pero hindi ko pinagsisihan yung pag-networking ko. Bakit? Kasi that time kasi, kulang pa yung kaalaman ko. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa network marketing. Hindi ako kumita kasi hindi ko naman tinabaho. Pero yung baliwan, yung parang yung determination mo na kailangan gawin mo talaga even if alam mong mare-reject ka. Kumbaga parang susugal ka ba? Yun yung natutunan ko sa network marketing. Na kailangan porsigido ka. Na kailangan di ka mahiya. No? Eh, habang tumatagal naman ng panahon, pa-upgrade ng pa-upgrade yung natutunan mo eh. Isa sa mga natutunan ko yun, na kailangan baliwin mo sarili mo. Tingin ko yun nga eh. Pag di mo kasi babaliwin sarili mo, hindi ka tatagal sa mundong to eh. Ang mundong to, kapag hindi ka naging hunter, no? Kung naging prey ka, hindi ka naging predator, kakainin ka talaga. Kung magiging weak ka, kung madrama ka, kung malungkutin ka na tao, madali kang magtampo, hindi ka tatagal. Hindi bagay sa'yo mag-business. Di ba? Hindi ka magkakaroon ng network. Hindi ka rin magkakaroon ng empire, ng connection. Kung ikaw ay malungkutin na tao, kung ikaw ay madrama na tao. Yan ang natutunan ko sa network marketing. Kaya even if hindi ako kumita, nung AIM Global pa ako, kasi hindi ko naman tinabaho, pero tumatag naman ang aking kaisipan. Natuto ko ng mga baliwan na, ano mo yun, babaliwin mo sarili mo, na even if minsan wala ka naman mapapala, pero gagawin mo pa rin, magpe-perform ka pa rin. Kaya ganito yung attitude ko ngayon, na even if minsan, wala namang nanonood, no? Pero yung mindset ko, yung gagawin ko pa rin to, puta, ako to eh. Ganun ako eh, di ba? Yun yung isa sa mga natutunan ko eh. Kaya nagpapasalamat ako sa mga network marketing na yan ha. Kasi ibinip din ako kumita talaga. Pero nabago ang aking attitude, diba? Aking character. AIM Global, oh, AIM Global ako dati. Nakapag-two-heads yata ako dyan. Tagal na yun, that was a long time ago. Online networking yan. Dewi, long time now Z. Ayan, sabi ng ating Bibi Diyos ha. Boy Alas. AIM Global. Ayan, si Sony Official ang kanyang minamahal. Ayan na naman, no? Ayan na naman ang dalawang magkasintahan.
Kung trip niyong masaktan, na pumunta lang kayo sa mga maraming magjojowa na live. Ganyan ginagawa ko, alam niyo ba? Turuan ko kayo ng technique. Pag ano ako sa buhay, no? Yung mga parang there was a time na malungkot ka, hindi mo maiwasan 'yan eh. Ako kahit matikas ako, lalaki ako, pero nalulungkot ka talaga, hindi ko madedeny na 'yan. Ang ginagawa ko, no, para mawala 'yung lungkot ko. Pumupunta ako sa live na maraming magjojowa. Binibisit ko sarili ko, 'di ba? Hindi naman sa ano, parang maganda kasi manood na mayroong mga magjojowa. Like, 'di ba? For example, ayan sila Bibi Diyosa, sila Sony Official. Minsan sweet yan sila diyan. Para kasing ano eh, para kasing nagsasabi sa iyo na oh, 'di ba? Ito yung kagandahan pag may partner, 'di ba? May lalambingin ka, may mag-aalala sa iyo, mga ganung things, no? Bisa gusto ko lang manood ng ganun. Gusto ko lang makakita ng ganun. Parang ano siya, parang nawawala yung lungkot ko. Napapalitan ng saya, parang nasisiyahan din ako. Kaya gusto ko na makita ng magjowa talaga. Ayoko makita ng jowa na nag-aaway, ayoko ng ganun. Gusto ko makita ng jowa na naglalambingan din, no? Kaya natutuwa ako. No, sinasabi ko lang minsan na sana all. Pero but to be honest, natutuwa ako pag may mga magjowa na naglalambingan. Bakit? Kasi it exists eh. Nag-i-exist yung ganung, alam mo yun, yung ganung samahan. Diba? Kasi kung di ka makakita ng ganyan, puro naman makikita mo. Parang si Bibi Diyosa dati, sobrang bitter niyan. Sabihin niyan dati, walang forever. O imagine, puro ganun makikita mo. Tanginan to, ganyan na nga mindset ko, papaalala pa sa akin, pareha na kayong dalawa. Diba? Pag malungkot ka, maghanap ka na something na, ano, na masaya. Diba? Minsan pag nanonood tayo ng mga comedy. Diba? O sa mga relationship din, manakita mo masaya yung dalawa, naglalambingan, naglalampungan dyan doon. Sasaya ka na, no? Yun yung mga technique ko. Walang effective naman yun, nawawala yung lungkot ko. May kilala akong matampuhin. Sino yan? Oy, hi po, Bibi Diyosa Vlogs, ganda ng name nyo. Ayan ako. Meron ng jowa yan, ha? Ayan, oh. Jowa niya si Sony Official, oh. May bago ba kayo? Suggest ko sa inyo, dapat gumawa kayo ng ano? Ng team song yung dalawa. Ano ba team song yung dalawa, Bibi Diyosa? Sony! Pakidikita naman si Boy Alas, guys. Ayan, oh, ang kanyang pin. Please, pakidikita natin, guys. No? Ako din po, idol. Marami akong natutunan sa networking about sa online business. Downline yata kita, idol. Baka. Baka na downline mo na ako, no? Wala nun, hindi ko na chinecheck yung account ko sa AIM Global. Matagal na kasi yun, idol. Hindi na rin ako nagano. Pero kung ano man yung natutunan ko doon, ina-apply ko naman ngayon sa buhay. Ina-apply ko ngayon kapag ganyan, may mga business deal na ano. Minsan napapasok-pasok din ako sa negosyo eh. Like meron ako mga kakilala, mga business na nakapag-advise ako ng tama. Minsan nga, namamanga sila sa akin. Diba? Talaga. Kasi minsan, kahit observant lang ako, nakikita ko kasi yung problema. Ganun ako. Nakikita ko yung problema. Ito. Pero iba talaga kapag ikaw yung nakatry din eh. Pero alam mo yun, yung parang coach ng basketball, diba? Hindi mo naman pwede as a player ka ng basketball, sabihan mo yung coach niya. Kasi may mga bagay kasi na hindi nakikita ng player na nakikita ng coach, no? Even if yung coach ano ah, hindi naglalaro. Pero hindi mo pwedeng sabihin, "Uy, coach ka lang naman, eh. Puro ka naman yaw-yaw diyan, puro ka naman salita. Eh, hindi ka naman naglalaro. Hindi mo naman alam kung anong gameplay na nangyayari ngayon." Hindi eh. May mga bagay na hindi niyo nakikita. Ang nakakita lang noon yung coach niyo, 'di ba? So ganoon din yung tingin ko sa mga business advisor. Sa mga, ano ba, marami yan, like, basta may mga, di ba, advisor, di ba, nakikita kasi nila yung problema na hindi mo nakikita na ikaw as a businessman. Kasi nandun ka sa loob eh, siya nandun siya sa labas eh. Nasa labas siya ng box, nakikita niya yung problems na hindi nasaklaw ng yung kaisipan. Yun. Kaya minsan napapansin ko, ito problema, ganyan problema, mas nakakapag-strategize ka eh. Kaya tingin ko, para sa akin, no, na ang mga businessmen din, lalo na yung mga maraming business na hinahandle lang, kailangan talaga may mga advisor yan. Advisor na natututukan yung mga galawan nila. Hindi yung wala, ah, dapat nandun talaga sa on-field, nakikita kung ano yung mga problems. Di ba? Na pag-aaralan dun sa isang place, kung ano yung mga kulang dyan, di ba? Kasi mas makakapag-advise ng maayos yun. Kasi nga nakikita niya yung mga problema na hindi nasaklaw nung business owner mismo.
'di ba? Nagets niyo ako doon. Premier. Ayan, sabi ng ating BB Josa Vlogs, boy, alas, done po, sir. Ako din po, idol, marami akong natutunan sa networking about sa online business. Downline yata kita, idol. Ako din po, idol, marami akong natutunan sa networking about sa online business. Oo nga, downline. Sir ZM, gagawa pa ako ng team song namin. Gawin mo na agad, premier. Ano to? Sige, pin mo na natin itong premier mo, BB Josa, para mapuntahan natin ng bonggang-bongga yan. Sa mga nandiyan guys, please. And syempre si Boy Alas, no? Please naman guys, no? Ang ating Boy Alas, huwag niyo kakalimutan. At ang premier ni BB Josa. Ah, unahin muna natin si Boy Alas, no? Kasi nauna si Boy Alas dito eh. Ayan, tapos sunod natin yung sayo, BB Josa, no? Ano ba premier to? Puntahan ko na kagad, ah. Saka ano ba yung gagawin mo na team song na yan? Ganito talaga yung mga in love eh. Nagiging blooming. Pag in love ko sa boy, nagiging blooming yung babae, no. Isa sa mga palatandaan para sa akin kapag nasa right person ka na. Right person kasi nga nakaka-feel ka na ng ano ba? Peace of mind sa taong 'yon. Para sa iyo tamang tao na siya. Para sa iyo ah, is masayahin ka. Para sa akin, yun yung totoong relationship, yun yung totoong love, yung parang nagbo-blooming ka. Hindi ako naniniwala sa relasyon, na pumasok ka sa relasyon, tapos ang nangyayari sa'yo, nagiging losyang ka. Nagiging hadlang sa mga plano mo. Ang totoong masarap na relasyon na tama, no, na masasabi kong tama, is kayong dalawa, nagbo-blooming kayo. Kayong dalawa, nagiging fruitful kayo. Kayong dalawa, mas nagiging masigasig at inspired kayo. No? Para sa akin, ang isang relasyon, pag nangyayari sa ito bilang isang individual, babae ka man lalaki, namumblema ka, umaabot ka sa point na nag-overthink ka, umaabot ka sa point na parang nagsiself-pity ka, umaabot ka sa point na nagdududa ka, para sa akin, mali ang relasyon na napasukan mo. Totoo yan. Based on my experience, no? Pero, kapag nangyayari sa ito, tulad niyan, nagbo-blooming ka, nagiging fruitful ka, nagiging inspired ka, may peace of mind ka, madalas kang masaya, trust me, nasa tamang relasyon ka. Totoo din yan. Yun, isa yan sa mga palatandaan. Again, kapag nasa tamang relasyon ka, yung tama talaga, nagiging fruitful ka niyan. No? Hindi ka umaabot sa point na nag-overthink. Pwede kang nag-overthink, pero hindi naman yung sobra-sobra. Pero pag umaabot sa point na palagi kang nabibisit, nag-overthink ka, nagsiself-pity ka, may insecurity ka, pag ganyan, mali na yan. Dapat ka nang kumonsulta dun sa iyong kasintahan. Kausapin mo siya. Kasi hindi tama yung nararamdaman mo. Di ba? Araw-araw ka na lang nag-overthink. Hindi siya healthy. Katagalan yan, in a long run, hindi siya magiging healthy. Kasi magiging toxic ka na tao eh. At dyan magmumula yung toxic na pagsasama. Kasi both of you, nakakaramdam na kayo ng ganun eh. Diba? May video ako, idol. Pinanood ko sa'yo. Play mo dito para makita ako, idol. Ha. Gold executive ako sa AIM Global. Kinokongrats ako ni Casey Tandingan. Wow! Sige, papanoorin natin. Yung bang binaba mo, ano, idol? Yung bang binaba mo? Ayan, sige. Pinin ko na yung ano mo eh. Tignan natin ngayon ah. Nasa tamang tao na nga ako, Sir ZM, di na ako bitter, o diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? Yun yung isa sa mga palatandaan na nasa tamang tao kayo, nasa tamang relasyon kayo. Kasi naniniwala ako, ang totoong love, nagiging fruitful kayong dalawa eh. Pag meron kasing isa, na ang nangyayari sa kanya, imbis maging fruitful siya, ang nangyayari sa kanya, madalas na lang siya nag-overthink, maraming insecurity, tapos parang hindi siya makapag-focus sa buhay niya, ang nangyayari kasi, hindi na maganda yan. Kumbaga, ano lang yan eh. One-sided love. Kasi ikaw lang nagiging fruitful, pero hindi mo alam, yung isang kasama mo, napapabayaan na. Diba? Ang totoong love, kayong dalawa, nagiging fruitful, nagiging mabunga. Diba? Kailangan pareha kayong masaya. Not all the time masaya yan ha. Pero, ang paabante nyo, paabante talaga, hindi pa atras. Diba? Kung may mga times naman na misunderstanding, away, pero at least, nandun yung
nandun yung mindset yung dalawa na palaging paabante. Kung magkakamali man, sige, itama natin yan. Yung pagkakamali na to, next time, hindi na natin gagawin para paabante lang tayo ng paabante. Hindi tayo paatras. Diba? Yun yung healthy. No? Yun yung tamang relasyon. Diba? Pag nandyan na kayo sa moment na yan, huwag nyo nang pakawalan. Alagaan nyo na lang. Kumbaga, tamang relasyon na yan, healthy na relasyon na yan, ang gagawin nyo na lang, pag-ibayuhin nyo pa, i-enhance nyo pa. Diba? Required dyan yung effort nyo sa isa't isa. Kailangan mag-upgrade ka, kailangan din mag-upgrade din yung kasama mo, mag-usap kayo, mag-combine kayo. O, diba? Boom! Katakot-takot na upgrade yung mangyayari sa inyo. No? Mas maganda yun. Nasa tamang landas kayo, diba? Naranasan ko yan, idol, kaya marami akong maging motivated ako sa mga ganyan kasi naranasan ko yan. Ano yung idol? Yung ano? Sa relasyon ba? O ito? Sige, panoorin natin to, idol, ha? And sa mga hindi pa nakakapunta sa premiere ng ating Bibi Diyosa, guys, pakipuntahan naman. Siyempre, mag-comment na rin po kayo. Marcado Abnormalin, Pinoy rapper. Aba, ibang klaseng title. Ito, sino ba kumanta nito? Mag-comment muna tayo dito, ha, sa premiere ni Bibi Diyosa. And syempre, hindi ako makakomment, ha. Ano yung tinutukoy mo, idol, na ano, naranasan mo? Yung love na toxic, yung relationship na toxic ba yung naranasan mo? Napakagala ko naman dito. Eh, nag-comment na ako. O, sino pa bang wala pa dito? Nakita ko na dito si ang yung Baby Love Loves. Si Sony, ano, official, nandito. Sa mga di pa nakakapunta, guys, puntahan natin to, guys. And panoorin din natin tong kay Boy Alas TV. Play natin maya-maya dito. Mas i-improve ang saya kesa lungkot, sabi ni Bibi Diyosa. Ganun talaga ang love, no? Sa una talaga, masaya talaga yan. Ang payo ko sa'yo, Bibi Diyosa, play muna natin to. Palagi niyong ilalagay sa utak niyo na kaya kayo pumasok sa isang relationship para ano, bumuo ng family, para sabay kayong maging successful, para mas ma-improve palalo ang inyong mga characters sa isa't isa. Hindi kayo pumasok sa relasyon para nandun na yun eh, pasayahin ang isa't isa, pero hindi talaga yun ang pinaka main purpose pagpapasok ka sa isang relationship. Hindi para pasayahin ang isa't isa, hindi para pakiligin ang isa't isa. Hindi yun ang pinaka main purpose kaya ka papasok sa isang relationship, para yung mga bagay na hindi mo pa saklaw, hindi mo pa naaabot, hindi mo pa nai-improve, eh mai-improve mo ng madalian kasi nga meron ka ng katuwang sa buhay. 'Di ba? Yun yung pinaka main reason talaga kaya ka papasok sa isang relationship. Hindi para lang pakiligin ng isa't isa, hindi para pasayahin ng isa't isa, hindi para may kabengbangan ka lang, may ka-SEX ka lang, hindi yun ganun. It's all about improving. Sabay kayo, buhay niyong dalawa. Diba? Na meron kayong mini-mission. Yun ang totoong relationship, na sabay kayong mag-i-improve. Now, kasi kapag minindset nyo na kaya ka nasa relationship kasi gusto mo lang sumaya, gusto mo lang may kayakap, gusto mo lang may kakiligan, may nagpapakilig sa'yo, now, ang tanong is, pag nawala yan, ano mangyayari sa'yo? Pag nawala na yung kilig, pag nawala na yung spark, pag nawala na yung saya, ano mangyayari? Sige nga, sa mga ibang nakikinig dyan, sa mga nanonood ng replay, ang mangyayari, magiging toxic kayo. Sisisihin mo siya. Kasalanan mo kasi, hindi na ako nakakapil ng excitement sa'yo. Hindi na ako nakakapil ng kilig sa'yo. Kasalanan yung dalawa. Ang relasyon, parang war yan eh. Kailangan nyo ilaban yan araw-araw. Nakapag nakapil kayo ng boredom, no, pagka-boring, no, or wala nang kilig, dapat nilalaban nyo pa rin yung isa't isa kasi hindi kayo doon nagsasama. Hindi lang about sa kilig. Hindi lang about sa saya. Nagsama kayo para i-improve ang relasyon nyong dalawa kasi nga bubuo kayo ng pamilya someday. Diba? Para mapadali yung pag-abot nyo ng pangarap kasi kayong dalawa na nagtutulungan kayo. Hindi yung isa nangarap ng mataas, yung isa na pabayaan, ito namang nasa taas na, hindi naman dinala tong nasa baba, di ba? Hindi yung relasyon. Mali na yun. Dapat, sabay kayong dalawa. Mag-usap kayo. Ganon ka-importante din na meron kayong proper communication. Hindi yung ikaw, may bago kang natutunan,
di ba? May bago kang pagkakaperahan, may bago kang linya. Ang taas ng pangarap mo, hindi mo namamalayan yung isa, napapabayaan mo na. Kung totoo mong karelasyon yan, dalin mo siya. Diba? It doesn't matter kung sino babae o lalaki. Kung sino man yung nauna, kailangan dalin mo yung isa. Ganun ang tunay na relasyon. Kasi someday, yung isa na yan na dinala mo, kapag yan naman nakataas, dadaling ka rin yan. Diba? So sana sa lahat ng papasok sa relationship ngayon, dapat meron kayong mindset na palaban. Hindi lang kasi ina-apply sa buhay yan eh. Diba? Yung pagiging successful natin, nakabase din yan sa kung anong relasyon na nahahandle mo at naging napasuccess mo rin. Diba? Para sa akin, hindi ka nga successful kung wala kang successful na family, kung wala kang successful na relationship. Eh. Hindi mo kaya mag-lead ng team. Diba? Hindi mo napanghawakan. Don't tell me, ikaw lang mag-isa sa mundo. O sige, kung tanggap mo ikaw lang mag-isa, edi fine. Pero men, ang totoong successful na tao is merong maayos na relasyon sa pamilya. Paano magkakaroon ng maayos na relasyon sa pamilya? Kapag naayos mo ang relasyon yung dalawa bilang mag-asawa, bilang mag-couples. Ganun kasi yun eh. Hindi ko alam kung bakit hindi mag-gets ng mga kabataan. Tignan nyo, ang daming failed sa relationship ngayon. Ang daming couples na naghihiwalay. Kasi mali yung panimula eh. Panimula, kilig. Ano yun? Panimula, ano lang, basta may kayakapan lang. Ano yun? Come on. Hindi na tayo bata, no? Tumatanda na tayo. So sana mag-iba yung mindset nyo. Basa muna tayo dito. Kaya hinayaan ko lang at nagbago naman kaya nag-overthink ako lagi. Sakayan, tao lang tayo. Ah, lagi. Ayan. Tao lang tayo, nagkasala at nagkamali tayo. Ayan. Ito idol. Ayan. Naku, panoorin muna natin to, no? Recognize ako sa mga ano. Boy, alas, thank you po. Dikit na po ako sa'yo. Later, I will watch your previous video. Dan po, idol, Bibi Josa. Payuhan mo kami kasi mga bata pa kami. Ginawa mo pa akong matanda dito. Dapat, ano to, in sickness and in health kayo, fight, fight, fight. Oo, ganun talaga, no? Kailangan mo maging warrior pag nasa relationship ka, no? At kailangan mo ring aralin. And kailangan nga, ano eh, mag-usap kayo kung ano yung love language nyo, di ba? Pwedeng ikaw, for example, si Bibi Josa, ang love language niya is mapagbigay siya, nag-ano siya ng gift, very touchy, mapagmahal, ganun. Tapos ang love language ni Sony, yun din, mapagbigay din siya, no? Very touchy din siya. Yung pala gusto niya, physical contact, yung palaging nag-uusap. Dapat, inaaral nyo rin yun eh. Di ba? Nag-uusap kayo. Pwede mong tanungin yung iyong kasintahan, honey, ano pong love language mo? Di ba? Eh, tapos ikaw, tatanungin mo rin siya, ikaw, anong love language mo? At least alam nyo. Diba? O pag nalaman mo na, ganun pala love language niya. Ako rin ganito love language ko. Diba? Nagkakaintindihan kayo. Alam nyo na yung ini-expect nyo sa isa't isa. Kasi nasabi nyo na yung mga love language nyo. Kaya ganun ka-importante yung communication. Pag-usapan nyo talaga. Hindi na pwede sa ganitong edad, no, na matanda na tayo, magsasawalang kibuka. Hindi na pwede yun. Napaka-toxic nun eh. Sakit sa ulo. Tapos imaginin mo, meron kang pangarap na binubuo tapos magsasawalang kibuka. Pwede ba yun? Napaka-immature ng ganun. Malaking kalokohan niya, no? Kung pwede pala kayo si Paris, sinipa ako na kayo. Mali kasi siya. Isa din siya sa pinagmulan ng away. Kung kayo'y nagsiselos, kung kayo'y nagtatampo, pag-aralan nyo sabihin sa partner niyo, huwag nyo namang gawin siyang manguhula. O, misa, kung lalaki pa, hindi ka kikibo. Tatakayang lalaki, ibis dapat ang saya-saya ng lalaki, bigla kang di kumibo dyan. Tapos ini-expect mo na kailangan malaman niya kung bakit hindi ka kumikibo. Ano yun? Ginawa mo pang manguhula partner mo. Paano na lang kapag may ibang inaatupag yan? For example, meron pangarap yan na binubuo. Tapos gagawin mo siyang manguhula. Pwede ba yun? Napaka-toxic ng ganun para sa akin. Mali yun. Matuto kayong mag-open up sa kanya. Mag-open up kayo sa isa't isa. Huwag niyong gawing manguhula partner niyo. No? Hindi all the time nakapokus yun sa inyo. Meron din pangarap na binubuo yan. Mas maganda kasi sinasabi mo kung bakit ka nagtampo. Para may alam din siya. Hindi kasi nakaka-overthink yan, nakakasira ng ulo. Mag-iisip siya, ano ka problema nito? May nagawa ba ako? Diba? Masakit sa ulo yun. Bahala kayo dyan. Gusto niyo mabaliw. Open communication na maayos. Usap kayo kung nagtatampo ka, kung meron kang kinagagalit, kung meron kang kinasiselos. Sabihin mo sa kanya directly. Hindi ka magsasawalang kibo dyan. Ginawa mo pang manghuhula partner mo. Diba? E paano na lang kung ang hina makagets niyan, di ba? Tapos pag hindi naman nagets, sisisihin niyo siya. Ikaw kasi dapat naiintindihan mo yung nararamdaman ko. Ano?
Baliw eh, no? Baliw. No? Sorry ah. Baliw ka. Ikaw kasi kasalanan mo. Di mo na hulaan yung nararamdaman ko, no? Ay, nako. Anyway, play muna natin to. Not just kilig, dapat positive mindset palagi. Ayan o. Tama ka talaga, idol. No. Tingnan mo, di ko na na-play yung binaba dito ni idol. Eh. Kayo kasi. De, sobrang totoo nun, guys, no? Mag-ano talaga kayo? Maging open case sa isa't isa. Huwag yung puto. Ini-expect nyo na hulaan, eh, no? Tindi nyo. Pag di na hulaan, kasalanan pa namin. Kasalanan mo, di mo nag-gets problema ko. Ha? Malay ko ba? Di mo naman sinasabi. Sabihin nyo, guys, na huwag kayong mahiya na maging open. Kasi, ikakatulong yun ang relasyon nyo. No? Ay, hindi to kay, Dol, asa na nga yung binaba mo, idol? Yung ginit ka ni, ano? Nandito yun eh. Ah, ito. Tama. Play natin to, no? Si idol Boy Alas. Yung na-recognize siya ni, ano? Sa AIM Global to eh. Recognition, yan. Play natin. Tingnan natin na onte ah, para habang naka-play ito, yun oh, daming tao, nakakamiss tong ganito. Dati umaattend din ako sa ganito, idol eh. Tama talaga eh, ginagawa pa talaga mamuhula. Oo, daming ganyan. Pagalitan mo nga sila, idol. Tama lang pagalitan ng mga yan kasi akala nila ganun kadali eh, mahula eh. Ito pag di mo nahula, kasalanan mo pa. Yung away nyo, imbis dapat masosolve naman ng isang araw kung tayo maabot ng 1 week. Alam nyo ba sa mga ganyan things, pag paulit-ulit yan, minsan, ano din yan eh, nagiging cause din ng hiwalayan yun eh. Kaya ugaliin nyo maging open sa isa't isa, no? Kung Disney princess kayo, eh kahit man lang yung sa pag-open sa partner nyo, sabihin nyo man lang kung bakit kayo nagtatampo, para naman mag-idea yung partner nyo. Diba? Kasi, for example, ganito kabisi yung partner nyo. May mga inaatupag na business. Diba? For example, si Sony, official, may inaatupag na pagsusulat ng kanyang kanta. Misa pa naman yung pagsusulat ng kanta, eh, dapat focus na focus ka. Tapos ikaw na nagtatampo ka, eh wala nun, distract mo na yung tao, diba? Ikaw din naman eh, bilang isang babae, kahit ano ka pa, lalaki, babae, kung ano pa kasarian mo. Tapos kung ginaganyan ka ng partner mo, nagtampo sa'yo nang hindi mo lang sinabi kung anong dahilan, tapos meron kang ginagawang importanteng bagay, di ba madidistract ka? Ayaw mo rin ng ganun? Kung kayo, may pangarap kayo sa isa't isa, ugaliin nyo maging open sa isa't isa. Kasi kung hindi kayo kikibo, ang mangyayari niyan, madidistract kayo na madidistract, hindi kayo makakapokus dun sa ginagawa nyo. Di ba? Ganun yun eh. So kung gusto nyo maging maayos ang buhay nyo, pag-aralan nyo na mag- open communication kayo, yung tamang communication. Yun yung isa sa mga sangkap sa tamang relationship. Diba? Etong nilapag ni Sony Official, oh, you know, thanks idol. Tama po talaga, idol. Ayan. Selos pa more. Ang selos naman is natural lang din naman siya, no? Kasi nga gusto natin yan na meron nagsiselos-selos. Pero wag naman umabot sa punto na yung pagsiselos nyo eh sobra-sobra na. Diba? Okay lang naman magselos ka. Masarap din kaya sa feelings yan na may nagsiselos-selos. Pero huwag umabot sa point na masisira na yung discarte ng partner mo. O for example, si Bibi Diyosa, busy rin to sa pagkanta niya. O kaya si Boy Alas. Diba? Kung meron kang kinakaselosan, sabihin mo na agad. Hindi yung puta nagselos ka. Pinaabot mo pa sa social media. Maling-mali talaga yung magseselos ka or may galit ka tapos ipopost mo sa social media. Sobrang mali talaga nun. Ang dami niyong mali, no? Kayong mga kabataan kayo. Pag merong away between sa'yo at sa kasintahan mo, huwag ka nang mag-post. No? Huwag mo muna sabihin sa mga friends mo. Huwag mo muna sabihin sa mga magulang mo. At lalong-lalo na, huwag ka mag-post sa social media. Ang dami kong babae dyan na nakikita
na every time na merong misunderstanding dun sa nobyo niya, nagpo-post. Akala mo, pag tinignan mo naman yung post, eh, ikaw naman, may ibang tao, pag nakatingin sa post niya, akala mo tuloy, broken-hearted siya, or iniwan siya. O mangyayari kasi niyan, pag nag-post ka, o di siyempre, kita na ng lahat. Kita na, pati ng mga nagkakagusto sa'yo. O mangyayari, mga nagkakagusto sa'yo, papasok yun. Sasabihin nyo, kamusta ka lang, kamusta ka amiga? Ano nangyari? May problema ka ba? O ikaw naman, naghahanap ka ng comfort kasi nga di mo makausap yung partner mo, nagpa-comfort ka naman dun. So, anong nangyari, merong bagong pumasok sa buhay mo. Na-entertain mo patuloy. Diba? So, mangyayari niya, nagdagdag ka lang ng another na kasalanan. Mas lalong naging masalimuot lang yung buhay niyong dalawa. Tapos, yung dagdag mo pa yung friend mo. Sinayin, naku friend, umuanihin yan, maling lalaki yan. He's not a right person. You're a princess, girl. No? Princess ka. You're a queen. Di mo deserve ang ganyang lalaki. Huwag kayong maniwala sa ganyan. Trust me. Lalo na yung mga friend nyo na single din. Ay, nako. Walang ma-advise na tama yung mga yan. Sa halip, ang gagawin ng mga yan, paghihiwalayin din kayo. Kasi gusto ng friend mo na yon na bitter din, na wala ding nobyo, na magkahiwalay kayo para meron na siyang kasama. Na ganun din, wala din siyang nobyo, pareha na kayong bitter sa buhay. Kaya huwag kayo basta-basta, kahit sobrang close na friend, huwag kayong basta-basta magtitiwala. Huwag kayong makikinig. Pwede kayong makinig, pero pwede nyong palampasin sa kabilang tenga. Huwag na huwag kayong magtitake ng advice sa mga friend nyo. Dapat, kapag meron kayong problemang dalawa, walang ibang magsosolve yan, kundi kayong dalawa. Walang dapat na ibang makaalam yan. Kasi yung mga tao na pinagsabihan mo niyan, na pinos mo yon, eh hindi naman nila alam eh kung ano yung kalakaran sa relasyon yung dalawa eh. Diba? Hindi nila alam kung paano kayo magmahalan. Hindi nila alam kung ano yung pinagmulan ng away. Sino ba talaga may mali? Sino ba talaga mas mabigat yung pagkakamali? Diba? Wala silang idea. Bakit mo papaalam sa kanila? Ang higit na nakakaalam yan is kayo lang din dalawa. Kaya dapat hindi nyo pinapaabot sa iba, hindi nyo pinopost sa social media. Diba? Kasi pag pinost niyan, matik na yan, yung mga nagkakagusto sa inyo, papasok yun. Mas lalong gugulo utak nyo. Tapos meron pa kayong mga friend na bitter na walang shota forever, di ba? Eh, wala na. Mag-a-advise yun, oy friend, hiwalayin mo na yan. Di ba? Disney princess ka. Hindi yan prince ng buhay mo. Meron bang prince tapos yung mukha, mukhang kawal? gaganunin ka pa nun eh. Di ba? So, pinaka-best advice sa inyo kung may problema kayo, huwag niyong i-post sa social media. Sikapin niyong ayusin yan ng kayo-kayo na lang. Kung hindi mo matiis, well, i-keep mo na lang yan sa sarili mo. Yun na lang. Huwag ka na lang mag-post-post dyan. Diba? Kasi maapektuhan lang yung decision-making mo. Kasi yung mga nag-advise sa'yo, hindi naman nila nagigets kung anong pinagdaanan yung dalawa eh. Wala namang idea yung mga yan eh. And trust me, napakaraming naghiwalay ngayon dahil sa maling advice ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nakikinig sila eh. Hindi sila marunong magdesisyon ng sila lang. Nakinig sila sa advice ng mga kaibigan nila na yun ding mga yon, e bitter din sa relasyon. Wala din kasing jowa. O nandamay sila. O nandamay ka patuloy. Diba? Kaya nga simple eh. Idol Zaldi, alis lang ako ha. Maghuhugas lang ako ng pinggan. Sige, sige idol. Patapos na rin naman ako eh. No? Sabi ko 6:30, naabot na 7 PM eh. No? Exactly 7 PM, tatapusin ko na to. 5 minutes na lang, no? On the way, boy, alas, nagkapatong-patong na. Ayan. Ako, sinumbong ko sa nanay niya. Sinumbong mo sa nanay? Pwede rin naman yun, no? Yung, okay lang naman kapag nandyan yung nanay, pero hindi umabot sa point na parang pinapakilaman na rin yung ano mo, yung the way ka mag-desisyon ba. Okay lang naman siya. Boy, alas, dinidikit, dandikit watching. Naku, salamat sa Sunny Official. Thank you so much. And sa lahat ng nandiyan, maraming salamat po. 4 minutes na lang guys at matatapos na ang ating programa ngayon, no? Sana ay marami po kayong natutunan. Or ano ba? Marami kayong na-catch up sa ating topic for today na actually, hindi tayo nag-stick sa topic natin, you know? Walking red flag. Oh, yun, red flag yun. Yung ano, yung pala-share ng problema. Yun nga eh, isa yung red flag kapag may relasyon ka na tapos yung problema na dapat kinikip mo lang eh kung kanino mo pa sinishare. Hindi maganda yun.
lalo na sa mga babae, ayan, marami kayong mga amiga, jumiga, no? Tapos nanini kayo ng advice sa kanila, what is the better way to do when when you experience something like this, no? Pag sa relationship. Huwag ganun. Mas maganda kayo talaga mag-decide. Pwede din kayong ano, humingi ng ibang opinion, pero at the end of the day, kayo pa rin kasi magde-decide niyan. Hindi maganda na susundin nyo kung ano yung in-advise sa'yo na kung sino mang mas malapit sa'yo. No, hindi maganda. Kasi unang-una, hindi nila kayo palaging kasama. Diba? Ang palaging magkasama kayong dalawa. And kayo nakakaalam kung paano nyo i-deal yung relasyon nyo sa isa't isa. So hindi maganda talaga na maghingi ka ng advice sa iba. Kasi kada relasyon, unique yan eh. May kanya-kanyang style kada relationship. Hindi mo masasabi na may perfect relationship at pare-parehas lahat. Kanya, sa kada relationship, meron talaga relationship na para talaga sa'yo yung kanyang klase ng relationship. Kaya hindi mo talaga pwede paniwalaan yung ibang nagsasabi sa'yo na mali yan girl, hindi ganyan ang tunay na lalaki, hindi ganyan ang tunay na babae. Kung unang-una eh sila, hindi naman, wala naman din sa relationship, di ba? Wala din naman successful na relationship. Yan, isa ding red flag yan ha. Sa pag, pagkilala ng friend, na kung sino ba dapat yung mag-advise sa'yo, make sure na yung mag-a-advise yun, mayroong successful na relationship. Kasi kung walang successful na relationship yan, aba pal yan, ayan, red flag na yan. Di ba? Doon na kayo magtaka. O, teka, bakit ako mong ano ng advice dito? Wala pa lang nobya to. Wala pa lang nobya to. Wala pa lang successful na relationship to. Ba't ako mong ano ng advice dito? No? Siguro, deserve niya mag-advise ng ganun kung siya, meron siyang maayos na relationship. Di ba? Like, kung lalaki siya, nirespeto ba siya ng babae niya? Kung babae naman siya, yung lalaki niya ba, eh, responsable, hindi nananakit, di ba? Merong tamang leadership yung lalaki, di ba? Pag ganun, okay lang mag-advise. Pero kapag, di ba, wala namang karelasyon, tapos many times din na nakasubok ng palya na relationship, failed na relationship, hindi niya deserve mag-advise sa'yo. Ang mangyayari niyan, mapupunta ka lang sa maling landas, di ba? Hindi ka rin makakapag-decide ng tama. Kasi nag-advise sa'yo, wala din, palyado din yung relationship, eh, di ba? Mag-isip ka na gusto ka lang ding idamay niyan kasi gusto niya na ikaw hindi rin successful ang relationship mo. Di ba? Meron pang iba dyan, mga marurunong eh. Pagkatapos mag-advise ng ganun, puta, after ilang weeks sila na pala, di ba? O, di ba? So, tinaydor ka pa. So, ingat din kayo sa mga ganyang friend din, no? Mahal, sabi niya, BB Joe sa vlogs. Ayan, ako. Salamat, salamat. Marites, mga babae. Sumbungera kasi si Mahal. Sumbungera ba? Doon ba sa mga friend niya? Pero, yun, sana pakinggan niyo yung sinasabi ko. Kasi kung gusto niyo masave yung inyong relationship, ganun talagang dapat yung gawin. And ako kasi naniniwala ako na pag meron kayong, sa babae lang ha, kung meron kang partner na lalaki na may kakayahan mag-lead talaga, leader talaga, tingin ko hindi mo na kailangan mag-ano pa sa iyo. Kasi yung partner mo na lalaki, leader na yun. Kaya niya mag-desisyon, kaya niyang i-lead sa tama yung relasyon, di ba? And payo ko lang din sa lalaki, kailangan mag-lead talaga tayo. Kasi kung di tayo mag-lead, ang mag-lead, ang babae kasi. Minsan magulo po naman ang utak ng babae, di ba? And ang pangit nun, ang magiging leader ng relationship niyo, babae. So, dapat talaga tayong mga lalaki, pag-aralan natin na matuto tayong mag-lead. And kung mag-lead tayo, dapat marunong din tayo mag-lead sa ating mga sarili. Yun talaga yung pinakauna. Diba? And kapag mag-lead tayo, dapat palaging nasa tama, palaging paabante. Pag mag-lead kasi tayo, para lang sa sarili nating kagustuhan, para sa sarili nating benepisyo, mali na yun eh. Kailangan mag-lead tayo, dun papunta sa tamang relasyon na ikakaayos yung dalawa. Dapat ganun yung pag-lead mo bilang isang lalaki. And ako, naniniwala ko kapag ang babae, may paniniwala sa'yo, may respeto sa'yo bilang isang lalaki, na may leadership skills, na haligi ng tahanan, tingin ko magtitiwala talaga yun. Hindi kanyan babastusin. At magtitiwala yan sa desisyon na ginagawa mo. Diba? So, dapat talaga, yun, bilang lalaki mag-lead, bilang babae naman, is kapag alam na, pag alam nyo na man talaga ang inyong partner, na meron siyang maayos na pag-lead sa inyong relationship at para sa inyong dalawa yan, makinig ka rin. Since yan naman din ang nakasulat sa Biblia. Kahit sa Muslim pa, ganun din. Kayong mga babae, kailangan makinig kayo sa inyong asawang lalaki. Diba? Tingin ko nga, mas binibless ng Panginoon
yung mga babaeng sumusunod sa lalaki kapag yung lalaki din nasa tamang pag-lead ng relationship. Diba? Kaya pag yung lalaki tamad, walang plano sa buhay, eh hindi talaga dapat sundin yun. Pero kung yung lalaki may pangarap sa buhay, merong magandang plano para sa inyong dalawa, deserve din naman niya na irespeto mo bilang babae. Diba? At sundin mo siya. Kasi para naman sa ikakaayos ang pag-lead niya na yun. Gaano kagulo utak ng babae? Magulo. Wala na akong time para explain yan. No? Gaano kagulo utak ng babae? Daming traitor na friend ngayon. Dami. Kaya ingat ka din dyan, Bibi Diyosa. Di mo alam. Advice-advice lang yan na, girl, huwag mo nang anihin yan. Di siya deserve. Di mo siya deserve, no? Maraming guy na mas deserve sa'yo. Maraming guy na itatrato ka as a Disney princess. Tapos pag naghiwalay na kayo, malaman-laman mo, after 2 weeks, nagme-message din sa boyfriend mo. Ingat din sa mga ganyang friend, na especially sa mga babae, maraming ganyan, no? Na kunyari, maraming sasabihin sa'yo na pangit. Tapos, yung pala, meron pala siyang hidden desire dun sa boyfriend mo. No? Naghihintay lang siya na mawalan kayo ng visa. At kapag nawalan na kayo ng visa, syempre malungkot boyfriend mo, di ba? Magme-message dun sa boyfriend mo ng palihim. At ito naman boyfriend mo, madaling matempted, madaling matukso, bumigay naman dun sa friend mo. Di ba? Kaya, ingat sa mga ganyang klase ng kaibigan. Nako, napakarami yan. Sana hindi nyo mapagdaanan yan kasi sobrang sakit din yan. Kaya kung ako sa inyo, again, huwag kayong basta-basta magtitiwala. Kahit pa close na kaibigan niya yan. Pagdating sa relasyon, walang ibang pwedeng magdesisyon dyan kundi kayong dalawa. Kasi kayong dalawa lang din ang nakakaintindi sa kung anong klaseng relasyon ang inyong pinagdadaanan at pinanghahawakan. Diba? Nakikinig naman ako sa'yo. Makinig ka sa akin, mahal. Kailangan pag nag-away kayo dalawa, kung ako yung isa, dapat tubig ka para hindi na lumaki pa ang tampuhan. Gaano kaugulo na utak na babae. Tama naman yun. Kung sino yung mainit yung ulo, yung isa ay magpakumbaba. No? Tama din naman yun. Pero yun, sa inyong dalawa, anyway, hindi lang sa inyong dalawa, sa ibang magkakarelasyon, kailangan mag-decide kayo kung sino talaga ang leader. And kapag nag-decision na kayong dalawa kung sino ang mag-lead, kailangan igalang nyo rin dalawa na yung leader na yon na itinaguyod nyo, na itinalaga nyo, kailangan siya talaga, meron siya maayos na mindset. Ganun yun eh. Hindi pa pwede, hindi magsisilbi ang isang relationship kung walang mag-lead. Meron talaga mag-lead yan. And make sure na kung ikaw ang mag-lead, make sure na alam mo ang iyong ginagawa, alam mo ang iyong tungkulin, alam mo kung saan kayo patungo. Again, uulitin ko bago tayo magtapos, ang relasyon is not all about kilig-kilig lang. It's not all about may kuryente sa ano, di ba? It's not all about spark, ganun. It's not all about, ano ba, may kayakap, may kachuktsaan. It's not all about ganun. Ang relasyon is about yan sa dalawang tao na magsasama para magtulungan at bumuo ng pamilya someday. Di ba? Para maging successful kayong dalawa. Dapat ganun ang i-mindset nyo. Kasi kung i-mindset nyo para sumaya lang kayo, trust me, hindi magtatagal ang relasyon nyo. Kasi darating ang time na boboring ka, mawawalan ka ng gana sa partner mo, mawawala yung love mo na yan sa kanya, mawawala yung kilig mo na yan sa kanya, yung spark na yan sa kanya, at baka hindi mo alam ang gagawin, ma-fall out of love ka at hanapin mo na naman sa iba. Hindi po ganun yun. Again, pag ganyan ang iyong mindset, ganyan ang iyong simula, trust me, yung relasyon na papasukin mo, hindi kayo magtatagal. Hindi po siya binild for longevity. Hindi siya binild ng ganun. Hindi siya binild ng pangmatagalan. Dapat ang relasyon, pag papasok ka sa relasyon, bubuo kayo ng pamilya, magtutulungan kayo para ma-improve nyo ang isa't isa, maabot nyo ang best version ng inyong mga sarili na magkatulong kayong dalawa, at syempre, makabuo kayo ng pamilya. Ganun ang tamang mindset. Hindi po all about kilig. Okay? Kasi pag ganyan ang mindset nyo, trust me, again, sinabi ko kanina, hindi po kayo magtatagal. Diba? So, sana maniwala po kayo. By experience po kasi yan. Kasi, kung di tamang mindset ang inyong panimula, wala na talaga. Hindi kayo magtatagal. No? Pero na lang kung ready kayong
pumasok ng relasyon again and again and again and again, which is hindi maganda, nakakapagod yun kasi back from the start, kikilalanin mo na naman, maninibago ka na naman, sobrang nakakapagod yun. So, ganun lang guys. Maraming salamat po. Di na ako masyadong magtatagal, no? And 7:07 na. Sana po okay po tayong lahat. Maraming salamat sa mga tumambay dito. Lalong-lalo na kina Sony Official, kina Bibi Josa Vlogs. Hangad ko sa inyong dalawa ay magtagal pa kayo. At syempre, lumago ang inyong relasyon. Going strong lang. Keep fighting, no? Laban lang sa isa't isa. Alam ko merong mga pagsubok na kayong pinagdadaanan, no? Sana ay huwag niyong pansinin ang mga pagsubok na yan. Maging matatag kayong dalawa. Syempre, paniwalaan nyo ang isa't isa. Huwag nyong i-give up ang isa't isa ng ganun-ganun na lang. Okay? Kung mahal nyo ang inyong relasyon, kung pinapahalagaan nyo yan, maging matatag kayo. Going strong lang palagi. Kung merong mga misunderstanding, kung merong mga pagsubok, kung merong mga unexpected feelings na papasok sa utak at damdamin mo, labanan mo yan. Alalahanin mo kung bakit pumasok ka sa relasyon na yan. Ipaglaban mo yan. Kung yung tao na yan, willing kang samahan siya habang buhay hanggang sa tumanda kayo, dapat palaban ka, dapat warrior ka, ipaglaban mo yan. Huwag na huwag mong hahayaan na ma-influence ka ng mga kaibigan mo ng social media kasi hindi sila ang nagdidikta sa relasyon mo, kayong dalawa. Kaya dapat fighter kayong dalawa, dapat warrior kayong dalawa kung gusto nyo ang inyong relasyon na umabot hanggang pagtanda o hanggang mamatay. Diba? Gusto nyo matupad yung mga pangarap nyo, mag-focus kayo dyan. Palaging paabante, hindi pa atras. Diba? Parang sa buhay. Palaging paabante, hindi pa atras. So, ibig sabihin, kung may mga misunderstanding, paabante, natututo, at next time, hindi na gagawin yung ganong pagkakamali. Diba? So, yun lang. Kasi ang oras, napaka-valuable niyan. Yan yung something na hindi na mabibili ng pera. And imagine, sinayang mong ilang years para lang sa ganyang klase ng feelings na naramdaman mo, hindi ka na nakapil ng spark, na-boring ka na, sinayang mo yung ilang years na pinagdaanan nyo or pagdadaanan nyo pa. So maging matatag ka, huwag ka magpasakop sa emotion mo, huwag ka magpasakop sa feelings mo, dapat palaban ka. Dahil pumasok ka sa relasyon na yan, nakahanda ka na yung taong sinamahan mo, isasamahan mo talaga hanggang sa mamatay kayong dalawa. So yun. So maraming salamat po sa lahat ng nandyan. Thank you so much. Salamat Sir ZM. God bless us all. Lahat ng sinabi niyo idol, naranasan ko talaga yan. Salamat idol sa pag-advise. Walang ano man, tama po talaga idol. Madami ako natutunan sa'yo talaga. Lahat niyan natamaan ako. May purpose talaga pagpasok ko sa live sa'yo kasi may natutunan ako. Sayang mga advice ngayon. Kaya kong labanan ulit idol. Wala nang pasan niya, no? Bukas kita-kita, kits ulit tayo guys, no? Another relationship advice na naman pag-uusapan natin. Maraming kasi nagpo-problema yun, no? Maraming hindi may alam. Kaya napupunta sa wala yung kanilang pagsasama, no? So bukas, pwede kayo mag-suggest, mag-comment kayo dyan kung anong topic natin bukas. Basta about relationship, no? Para marami tayong matulungan, no? Alam ko, hindi lang tayo namo-problema yun, no? Kasama pa ako, no? May mga iba pa dyan na wala silang proper guide. So, yun. Kaya pag-uusapan natin yan. Itatakel natin yan. So, maraming salamat sa lahat. Thank you so much sa lahat ng mga tumambay dyan. Kay Boy Alas TV. Sana digitan niyo po siya. Yung ating super chatter kanina. Si Bibi Josa. Sunny Official. Sa mga hindi ko na-mention. Salamat po talaga. And God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo ha. Ingat po kayo guys. No? Yun. Maging matapang lang po tayo all the time. No? Maraming salamat. This is Aldi Mandawi. See you tomorrow, guys. Bye-bye, guys. Yes, sige, agahan ko. Huwag kang mag-alala, ano, Bibi Diyosa. Bye-bye. Ingat po kayo.